may pilit sa mata. Pipili mo pa na ikaw ay nakangiti sa pantasya na ayaw mo nang magwakas. Handa ka na bang lakapin ng buong katotohanan at sumama sa paulit-ulit na kamalian? Ang katunayan ay nasa iyong harapan. Itatanggi mo pa ba ang realita? Pumasok sa makikinadaan kung sa laman ay kakasyam. Pag ikaw ay sumama sa karamihan, diyan ikaw ay mali. Maliligang din naman sa karamihan, ikaw ay maliligaw. Hey! Yan din sa dep ko, yan din natin ang buong mundo. Ang patunay mo ang iyong tindi, yan ikaw ang yan din sa dep ko. Pipilitin na maging saksi. Kulang-kulang din naman ang inyong aral at magkakatoks-katoks ka pa sa likong iba. Sana ka naman sa daging daan, baka sa pitong araw ka marunong gano'n malisip hanggang huli. Oras, araw, at panahon at totohan, ito'y kairan. Huwag ka sana maliligaw, lepon ikaw ay sila muli. Layanig sa depo, yanigin natin ang buong mundo. Patunay mo ang iyong tindi, at ikaw ang hindi sa dep ko. Yayanin sa dep ko, labanan na pananakasulatan. Kapayapan magkakamit na tunay na unawa. Di ba din naman sa uri ng pagsusuri ng katotohanan, induksyon. Kailanman ito hindi naging uri ng argumento. Wala ang welcome bagay na pinagabalahan. Lekon, alabing natin ang tunay na kahulugan. Lekon, lugar na malisik ng kasagutan. Nahagilang nagtatanggol, may pinaglalaban. Dito lamang iyan. Layanig sa depo, yanigin natin ang buong mundo. Patunay mo ang iyong tindi, at ikaw ang iyong sa dep ko. Yayanin sa dep ko, labanan lang, pananakasulatan. Kapayapan, magkakamitan, tunay na unawa. Dep ko, ang tanging muka, kung saan lahat
Okay, so magandang gabi sa lahat at meron tayong debate ngayon, August 15, Sunday, 2021. At ang topic natin ngayon, napakaganda. Okay, basahin ko lang. Patutunayan ko na aral ng demonyo ang pagbabawal sa pagkain ng baboy sa Kristiyano. Ayan, maglalaban kayo ngayon si Pastor Rayan Fuentes na ang Baptist. At saka si Marjun Reyes ng SDA, syempre, ang ating affirmative dyan si Pastor Ray. Negative naman si Marjun. At doon naman sa nasa live, pakishare naman nitong debate na ito, yung live na ito, para maraming manood. Ayan. At bago natin umpisan, syempre, bibigyan ko ng 30 seconds na pagpapakilala yung dalawa. Brother Affirmative, pakilala ka muna bro sa ating mga manonood. Alright, so magandang gabi po sa lahat. Brother Rayan Fuentes po ng New Testament Bible Baptist Ecclesia. At tatayo po ngayon as affirmative sa temang patutunayan ngayong gabi. And binabati ko po lahat ng mga kapatiran dyan na manonood live at sa mga kaibayo na mga SDA din. Binabati po natin lahat sa inyo dyan. And continue to support our channel and our page, RA Fuentes Apologetics. Maraming salamat, Devcon at Bro Russia, sa pagkakataong ito. Okay, that is Pastor Rayan ng tatayo bilang affirmative. At syempre, negative din, pakilala ka kapatid. Okay po, magandang gabi po sa ating lahat. Ano po, purihin po ang Diyos. Ako po si Marjun Reyes, negative ng SDA sa paksang pag-uusapan, patutunayan na sa panahon ng Kristiyano, ipinagbabawal ng demonyo ang pagkain ng baboy. Yung mga hukagi team dyan ng SDA, Say Mara, Kate Hopin, Sir James, Arcel de la Cruz, saka yung Mindoro magpinsan, ano po? Huwag kayong mang-away sa comment section, ha? Gabriela Kisan, at saka yung ano, si Just Memor. Yun lang po. Salamat. Yun, that is Bro Marjun. At shoutout sa lahat ng a member ng Crossroad of Doctrinal Debates of Religion, No Hold Bars. Ayan, sina-shoutout ko kayong lahat dyan ng mga membro. At syempre, yung admin dyan, yung ating sister na admin ng Amazona, si Sister Maricel Moncada ng JW. Ayan. At before natin i-start, syempre, magbabasa muna tayo ng setup ng ating debate. Meron tayong 15 minutes na first presentation, 10 minutes na pagtatanong, same din sa rebuttal, 15-10. Syempre, una affirmative, negative. At conclusion, meron tayong 5 minutes conclusion. Mauna ang ating negative, mahuhuli naman ang ating affirmative. At ang ating DevCon rules, babasahin ko lang. Rule number 1 natin, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ang moderator ng next question. At yan yung hudyat na finish or not finish, hihinto kayo dahil magne-next question niya. Ayan. 20 seconds yan, pakatandaan ha. This is very important. Rule number 2, kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. At kung merong tanong yes or no, dapat yes muna or tama or mali. Dapat tama muna or mali bago magpaliwanag doon sa 20 seconds. At ang moderator ang magbabantay ng 20 seconds time na yan, which is ako. Okay. So rule number 3 natin, kung walang sagot sa categorical o hindi categorical o hindi siya masagot o wala doon sa pagpipilian, sabihin lang natin na wala doon or any single phrase or at hindi po pwede magpaliwanag ng 20 seconds dyan. At kung sinong lalabag, syempre, tawagin nyo yung moderator para ating lapatan kung ano yung naaayon sa ating rules. Tawag lang kayo. So yan yung natin. Kung mayroong nalalabag. Rule number 4, kung ano ang tanong, yan lang ang sasagutin. Rule number 5, sa unang pagtatanong, kinakailangan, or ito yung first cross,
kinakailangan ay tatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative o negative side. At sa rebuttal stance sa cross-examination, maaari na magtanong examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag. Pero syempre, dapat pasok siya sa topic. Ayan. Rule number 6, ang debater na makakatanggap ng 3 warning mula sa akin ay may kaukulang disiplina. Either bawasan ko ng 1 minute or daragdagan ko ng 1 minute kung tinatanong naman ang paglalapatan. So rule number 7, out of the topic are not accepted. Rule number 8, no side comment. Rule number 9, no unpro attitude. Alam na natin to, di ba? Rule number 10, no objection during conclusion. Rule number 11, respect the admin and moderator decision is always final. At rule number 12 natin, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. Sumasang-ayon ba ang ating apermatibo dito sa nabasang rules and setup ng debate? Yes po, Mr. Moderator. Okay, salamat. At sumasang-ayon din ba ang ating negative sa mga nabasa? Opo, opo. Sang-ayon po ako dyan. Ayan, so that is the confirmation. At di na natin patatagalin. Bibigyan ko ng 15 minutes na unang paglalatag ang ating affirmative, Pastor Rayan Fuentes ng Baptist, sa topic na patutunayan ko na aral ng demonyo ang pagbabawal sa pagkain ng baboy sa Kristiyano. Ayan, 15 minutes para sa iyo, bro. Your time start na sa ating screen now. Okay, magandang gabi po sa lahat at sa mga nandito sa loob at sa labas po ng chat na ito o sa GC at mga nakikinig live. Magandang gabi at sa ating katunggali, mayroon po kaming napag-usapan na kailangan pong maisabi muna bago po tayo magsasalit, magsisimula, Brother Mr. Moderator. Kaya kailangan po siguro natin yung ayusin muna. Hindi ko po narinig kanina. So, siguro Mr. Moderator, pakiano muna yung disclaimer natin. Okay, so meron pala silang pinag-uusapan na ganyan. No? So, bro, inihiling ko si Brother Marjun para sa iyong yung pinag-usapan. Bro Marjun. Ang napag-usapan lang po namin dyan sa palitan ng aming comment, ay kung hindi po niya maitatayo yung kanyang paksang pinili ngayon para sa kapakanan po ng kanyang sikta, ay siya po ay magsasalita sa programa ng DIBCON na sasabihin po niya mali po siya ng unawa. Yan lang po. Hindi, kailangan pong sabihin muna yung disclaimer. Ikaw po ay hindi po ito official debater, pero yung mga sasabihin niya ngayon ay patungkol po sa amin lahat, sa amin lahat yan, Pastor. Pastor. Sige nga, pakisabi para Ang laban ko pong ito ay dala po namin, ang paniniwala namin mga Seventh-day Adventist. Ano po? Sapagkat kami naman po ay wala po kaming tinututulan sa aral namin. Ano po, kaya ang aming pumpakay ay depensahan at ipahayag po ang katotohanan na ayon po sa kung ano po ang itinuturo ng Biblia. Okay. So, ayun lang po. Okay na ba yan, Pastor Ray? Yes, okay na yun. Okay, so that's it. At magsisimula na talaga tayo. 15 minutes para sa yung unang pagpapahayag, Pastor Ray. Okay, set lang natin. Your time start now. Alright. Maraming salamat sa disclaimer. No? Ngayon ay mga kapatid, ay ang tema po natin na pag-uusapan o patutunayan ay aral po ng demonyo ang pagbabawal ng pagkain ng baboy sa ating panahong Kristiyano. Yan po ang ating tema ngayong gabi. Kaya yan po ang ating patutunayan, mga kapatid. Ano? Unang-una, alam natin, pagka sinasabi natin Kristiyano, yan po ay tumutukoy sa mga nagsisimula yan, sa mga alagad na mga sumampalataya kay Kristo. At bumubuo din yan ng mga kasama ng mga hintil. Kaya alam natin na merong tatlong klaseng tao sa Biblia na merong
merong tinatawag nating Israelites o kaya mga Hudyo, merong Hintil at saka meron ding Church of God. Yun ang Church of God, yung tinutukoy natin mga kapatid, no? Church na mga sumampalataya, Hudyo man o Hintil na sumampalataya kay Kristo, yan po ang tinatawag natin mga Kristiyano, at unang tinawag yan ang mga apostol doon po sa aklat ng Gawa 11 mga kapatid. So ngayon ay ang ating tema naging aral ng demonyo, so that we will become an affirmative sa tema na ito. Pero pagka sila naman ang affirmative ay aral ng Diyos, kaya ganito lang po ang tema. Kung sila po ang magiging affirmative, edi aral ng Diyos. O pasensya na kayo kung hindi masyadong ano sa inyong mga pandinig. Aral ng demonyo yan, ibig sabihin hindi yan aral ng Diyos. Kaya yan ang ating patutunayan ngayon. Now, ano ba yung mga irrelevance and immaterial dito sa tema? So alam natin mga kapatid, ang mga irrelevance and immaterial po sa mga temang ito ay ang Old Testament po na mga binabawal sa Diyos sa mga Hudyo na mga pagbabawal katulad ng baboy na ito mga kapatid, that is irrelevant of an immaterial of the topic. Kasi po mga kapatid, ay alam naman natin na hindi naman sila, yung Old Testament, hindi naman sila mga Kristiyano mga kapatid doon. That is irrelevant po sa tema na ito. Kaya kailangan po natin itong linawin mga kapatid, ano po. So ngayon, bakit po ba ito importante, no? Bakit importante ba itong tema na ito na talagang palagi po itong mapag-diskusyonan o kailangan maging tema? Bakit po? Kasi mga kapatid, ito pong kaibayo natin na mga SDA po. Kung hindi ninyo alam, no, mga kapatid, ayon po sa kanilang mga sulat, especially po kay Ellen White, na itong tema na ito ay may kinalaman po ito sa kaligtasan, at yan po ang ating linawin mamaya. Itanong natin yan sa ating kaibayo, na itong kaibayo natin na kung ito ba talaga ay totoo at aaminin niya, because ito po ay meron tayong mga quotations dito na ito po talaga ay may kinalaman sa kaligtasan. Kaya very important po ito, though wala pong masyadong bigat sa atin ito na mga Kristiyano. Kasi nga, kung kakain ka man o hindi, ay walang problema po yan. Pero sa kanila may kinalaman kaya ito ay napakahalaga din na pag-usapan. At irrelevant po ulit ang regarding sa pagbabawal, kung ang doktor man magbabawal sa iyo for health reasons, that is irrelevant and immaterial for this tema ngayon. Kasi nga, hindi naman yan aral ng Diyos o aral ng demonyo, yung doon, yung pagbabawal ng ano for health reason. Kaya hindi po yun pasok sa tema mamaya mga kapatid. Ano. So ngayon ay malinaw na natin na yan ang mga dapat linawin bago po tayo magpapatuloy. So ngayon, ano ba ang aral ng Panginoong Yesus? Kasi bakit aral ng demonyo? E di alamin natin kung ano-ano ba yung mga aral ng Panginoong Hesus Kristo, ha? Sa kanyang mga turo mga kapatid. Ano ba yung kanyang aral patungkol po sa pagkain, no? Patungkol sa pagkain, merong nabanggit ang Panginoong Hesukristo, meron siyang aral. Pero bakit hindi po siya, no? Bakit hindi po siya nagbabawal pagkain ng baboy o kaya ng ibang mga lamangkati? Kasi nga hindi yan aral ng Diyos sa panahon ng mga Kristiyano, no? Alamin po natin mga kapatid, we are under the administration of the Spirit, at pinabibigatan po na mas lalo ang spiritual kaysa physical po. Though hindi natin pinababayaan ang physical, pero itong pinamimigatan ng Panginoong Hesukristo at mga apostol ay talagang spiritual na mga aral at spiritual na mga bagay. Kaya ang tinutukoy ngayon na aral ng Panginoong Hesukristo, ang sabi po dito sa Marcos 7:19, sapagkat hindi po mapasok sa kanyang puso, o tingnan natin, ang sabi dito, verse 18, sabi dito, at sinabi niya sa kanila, kayo baga naman ay walang ring pag-iisip, hindi ba baga ninyo nalalaman na anumang nasa labas na pumapasok sa tao ay hindi nakakahawa sa kanya. Yan po ang aral ng Panginoong Hesukristo. In this scenario sana, kung totoong aral ng Diyos ang pinaglalaban ng mga SDA nating kaibayo, ay dapat na sabi na yan ng Panginoong Hesukristo dito. Pero ang sabi niya, kabaliktaran sa aral ng mga SDA. Ang sabi dito, hindi pa baga ninyo nalalaman na anumang nasa labas na pumapasok sa tao ay hindi nakakahawa sa kanya. Sapagkat, verse 19,
sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso kundi sa kanyang tiyan at lumalabas sa dakong daan na ng dumi. Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng mga pagkain. Nililinis po ng tiyan ang kanyang yung mga pagkain. Kaya nga dumi na lang ang lalabas kasi nga yan ang mga dumi doon. Pero nililinis po yan para mapasok sa katawan pero hindi po pumapasok sa puso. At ang sabi ng Panginoon Jesucristo, at sinabi niya ang lumalabas sa tao yaon ay nakakahawa sa kanya. Yan po ang turo ng Panginoon Jesucristo. No? Kaya kailangan na ang kaibayon natin ngayon maitindig niya na ang Panginoon Jesucristo nagtuturo ng bawal pagkain ng lamang kape o katulad ng baboy man lang, no? Para mapamalian po ang ating tema ngayon kasi nga ang aral ng Panginoon Jesucristo ay hindi po wala pong binabawal na pagkain na lamang kati. Ngayon, ano naman ang aral ng mga apostol patungkol sa pagkain, no? Merong pagkain patungkol po sa aral ng mga apostol. Una, nabanggit po ito sa aklat ng Gawa 15 na itong meron siyang mga binabawal dito, pero ang binabawal lamang dito ay mga binigti at sa dugo. Ito yung mga bawal ng mga Hudyo na mga apostol nang nangunguna doon si Santiago. Ito po ang kaniyang unang aral na hindi po naman malinaw sa lahat kasi nga ang apostol Pablo siya yung apostol ng mga Hintil na hindi pa nakasulat o naibahagi sa kanya o na reveal sa kanya yung tunay na aral, mga kapatid. So ito lang po ang binawal. Wala pa rin sinabi dito about lamang kati, mga kapatid. Katulad ng baboy, walang ganun na isinulat o isinabi ng mga apostol. According to Apostle Paul na siyang apostol sa mga Hintil, ay ang kanyang mga pinagbabawal, mga kapatid, no? Ang kanyang pinagbabawal, mga kapatid, dito sa 14 ng Roma, let me see kung meron, okay? Kung meron man. Kasi ang 14 ng Roma, ang sabi po dito sa 2, may tao na may pananampalataya na makakain ng lahat ng mga bagay, ngunit ang mahina'y kumakain ng mga gulay. Yung sinasabi niya, at huwag at kumakain ay huwag magmawalang bahala sa hindi kumakain, at ang hindi kumakain ay huwag humahatol sa kumakain. O bakit ito ang mga turo ng Apostol Pablo patungkol po sa pagkain, mga kapatid? At ang sabi pa niya dito, dito sa buong konteksto ng Roma 14, mga kapatid. At ang sabi dito sa verse number 17, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa pagkain at pag-inom, kundi ang katwiran at kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Ganyan po ang turo ng mga apostol na galing sa Diyos. Hindi po itinuro ang turo ng mga SDA, mga kapatid. Ang sabi po dito din na, sabi dito sa verse number 20, huwag mong sirain ang gawa ng Diyos dahil sa pagkain. Tunay na ang lahat ng mga bagay ay malilinis. Gayon man ay masama sa tao ang kumakain na laban sa kanyang budhi. Ayun lang, no? Yun lang ang pagkaayaw sa budhi mo. Kaya nga, sabi ko sa kanina, walang masyadong bigat po ito sa ating mga Kristiyano na hindi mga SDA. Kasi nga, kung kumakain ka, nasa sa iyo yan. Kung hindi ka kumakain, nasa sa iyo yan. May freedom ka dyan, no? Meron kang kalayaan. At ang sabi po dito sa verse number 22 ng Roma 14, ang pananampalataya mo na nasa iyo ay ingatan mo sa iyong sarili sa harap ng Diyos. Mapalad ang hindi humahatol sa kanyang sarili sa bagay na kanyang sinasang-ayunan. Ayun po ang prinsipyo na ibinigay sa atin. Ano pa yung turo ng apostol ng mga Hintil patungkol sa pagkain? 1 Corinthians chapter 10, verse number 25. Ito ang nakasulat, mga kapatid. Lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo at huwag kayong magsipagtanong ng anumang dahilan sa budhi. Sapagkat ang lupa ay sa Panginoon at ang kabuuan ng naririto. At ang sabi po dito sa 27 sa King James Version na babasahin ko ay ganito po ang nakasaad sa 1 Corinthians chapter number 10 verse number 27 and verse number 28. So inalam natin ngayon, mga kapatid, kung ano po yung aral ng Diyos, aral ng mga Kristiyano sa pamamagitan ni Kristo at mga apostol. Sabi po sa verse 27, if any of them
that believe not bid you to a feast, and ye be disposed to go, whatsoever is set before you, sabi dito, eat, asking no question for conscience sake. But if any man say unto you, this is offered in sacrifice unto idols, eat not for his sake that showed it, and for conscience sake, for the earth is the Lord's and the fullness thereof. No, binabalikan na naman yung sinasabi kanina. Yun lang ang hindi kakainin kung may magsasabi, mga kapatid, na ito ay hain, no? Ito pa ay hain sa Diyos-Diyosan, ay yan po ay hindi kakainin. Ngayon, mga kapatid, yan po ang mga aral ng mga apostol at ng Panginoong Hesukristo. Wala po silang binawal na lamang kate. So ngayon, puntahan naman natin ang tema. Ano ba yung aral ng demonyo according sa Biblia? O ang aral ng demonyo, ito ang sabi. 1 Timothy chapter 4, verse number 1 to 5. Ang sabi po dito, now the Spirit speaketh expressly that in the latter time some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of the devils. Ang sabi dyan, speaking lies in hypocrisy, having their conscience seared with a hot iron, forbidding to marry and commanding to abstain from meats. At ang sabi po dyan dito sa Tagalog, sa hindi masyadong makakaintindi ng Tagalog, mga kapatid, ito po talaga ay aral ng mga demonyo. Meron palang aral ng mga demonyo, mga kapatid. At ang aral na yon, una, ang pagbabawal po ng pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamang kati. At ipapakita natin mamaya, mga kapatid, na ang propeta po ng SDA ay nagbabawal po talaga dito. At sila yung katuparan dito. Manapa, ito po, at bagkus ito po ay nasa huling mga panahon, ang SDA na lumitaw. Kaya sila po ang pinatutungkulan dito na merong aral ng demonyo ng pagbabawal po ng lamang kati. At ang baboy po ay isa din, katulad sa isa sa mga lamang kati na pinagbibili sa pamilihan sa atin ngayon. Merong mga lamang kati ang baboy, no? Kaya isa yan sa lamang kati na pinag-uusapan natin. Kaya yan po na nagbabawal sila pagkain doon, yan po ay aral ng demonyo at hindi po yan aral ng Diyos na mababasa natin sa panahon ng mga Kristiyano, mga kapatid. Kaya malinaw po sa ating aral ngayon, pag-uusapan na yan po talaga ay hindi aral ng Diyos kundi aral sa kabila, which is aral ng demonyo. Kasi nga ang sabi dito, which God hath created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth. For every creature of God is good and nothing to be refused. Pansinin niyo po yan, every creature of God po yan, no? Kasama baboy dyan. And then nothing to be refused if it be received with thanksgiving, for it is sanctified by the word of God and prayer. Napakalino, mga kapatid, no? Aywan ko kung bakit hindi maiintindihan yan kung ikaw po ay binabawalan sa for the sake of spiritual, lalo na may kaugnayan sa kaligtasan. Ay, mga kapatid, ay iwan niyo po yung turo na yan at iwan niyo po yung mga grupo na nagtuturo, katulad ng SDA nagtuturong ganito. Kasi hindi po yan aral talaga ng Diyos, mga apostol, at ng Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Kaya malinaw po yan at marami po tayong mga references mamaya ipapakita natin na talagang totoo, mga kapatid. No? Hindi lang talaga baboy ang bawal nila, no? Maraming lamang kati, mga kapatid. Lamang kati talaga yung binabawal dito. Kaya, mga kapatid, it's very important na maintindihan nyo ito. Dahil ito po ay aral nila, ay patungkol po, merong kaugnayan sa kaligtasan. At according to the Bible, ay ito ay aral ng demonyo na lalabas sa huling mga araw na ang katuparan po dito ay isa din ay ang SDA, our Seventh-day Adventist Church, na nagbabawal po ng lamang kati na baboy, mga kapatid. Kaya, sila ay pinatutungkalan dito. Kaya mamaya ay tingnan natin kung ano po ang maibigay na counter regarding this mamaya sa ating katunggali na si Moises Tuniakaw. So maraming salamat po, mga kapatid, sa inyong pakikinig at mamaya ay meron tayong ipapakita mga references. Okay, so dyan natatapos ang first stand ni Pastor Ray Ann Fuentes. At dadako na tayo sa ating 10 minutes na unang pagtatanong ng ating negative. Bro Marjon ng SDA, ready ka na, bro? Okay po, ready na po, ready na okay. Po. Okay, so time start, unang pagtatanong, 10 minutes now. Okay, bago po ako magsimula magtanong, ano po, linawin ko lang yung paksa.
Katutunayan kung aral ng demonyo ang pagbabawal ng pagkain ng baboy sa panahon ng Kristiyano. Yan po ang tinitindigan ni Pastor R.A. Puentes. Ano po? Ngayon, ito po ang tanong, Pastor. Sang-ayon sa unang Timoteo 4:1-4, sa panahon ng Kristiyano na nagbabawal kumain ng laman, lamang kate, partikular na yung baboy, ano po, ay demonyo. Tama po ba o mali? Mali po. Ang sabi po dyan, aral, hindi po demonyo, kundi aral ng demonyo. Aral po ng demonyo. Wait lang bro. Wait lang bro, mayroon pa siyang 20 seconds bro na pagsagot. Sige, proceed. Kahit po aral yan. Wait lang bro, bro. Wait lang, okay, time pause muna, time pause. Sige po. Ganito, since nasagot niya ng categorical yung tama o mali, sabi niya mali. However, hihintayin mo yung 20 seconds na pagsagot niya kasi meron siyang 20 seconds dyan. So, okay po. Sige bro. So, Pastor Ray, bibigyan kita ulit ng 20 seconds na pagsagot doon sa tinatanong niya. So, proceed bro, Pastor Ray. Yes, tinitindigan po natin na ang pagbabawal ng lamangkate, particular ang baboy, kasi isa yan sa lamangkate. Plural po na pagkagamit sa Biblia. So, ang tinitindigan natin ay aral yan ng demonyo. Hindi demonyo per se, kundi aral ng demonyo ang pagbabawal. Next question. Okay, salamat Pastor. Ano po? So, ibig sabihin, ayon po sa sagot mo, ang pagbabawal ng pagkain ng lamangkate, particular na yung baboy, base sa 1 Timoteo 4, versikulo 1-4, ay aral nga po ng demonyo. Tama po ba? Yes, tama. Okay, salamat po sa magandang sagot. Ano po? Ngayon, ang pangalawang tanong ko po sa iyo, Pastor. Ayon sa sagot mo, na tama, na aral nga ng demonyo yung pagbabawal sa pagkain ng baboy. Ano po? Sa panahon po ng... Sino pong naunang nag-aral? Sino pong unang nag-aral na huwag kainin yung baboy? Yung demonyo po ba o Diyos? Unang nag-aral, that is ang Diyos po sa nabanggit ko yan, and that is one of the irrelevance po sa tema may material. Pinagbawal po yan ng Diyos sa mga Hudyo doon po sa Old Testament, hindi sa mga Kristiyano sa ating panahon. Next question. Okay, salamat po Pastor. Ano po, sang-ayon ka naman na sa panahon ng Kristiyano, ang may aral ng pagbabawal ng pagkain ng baboy ay demonyo. At sa panahon ng Old Testament ay Diyos po ang nagbabawal. Ano po? Ngayon po Pastor, pangatlong tanong. Ano, dahil sang-ayon ka doon sa iyong paksang tinitindigan, ay ito po. Sang-ayon ka po ba na walang utos ang Diyos at saka wala pong aral ang Diyos at saka ang demonyo tungkol sa pagkain ng baboy? Ayon po yan sa inyong sagot. Sang-ayon ka po ba o hindi? Na hindi po. Malinaw po ang Biblia na nagtuturo na aral po ng demonyo ang magbabawal ng pagkain ng mga lamangkate at pagbabawal sa pag-aasawa. At malinaw po yan, kahit elementary student magbabasa dyan, sa 1 Timothy 4:1-5, talagang next aral question, yan ang demonyo sa mga kakristahonan. Next question. Okay, salamat po Pastor sa sagot. Ano po? Tanong, ayon po sa iyo, talagang aral ng demonyo yung pagbabawal ng pagkain ng lamangkate. At ayon din sa iyo, unang nagbawal niyan ay ang Diyos. Kung ang unang nagbawal po niyan ay Diyos, sumunod sa panahon ng Kristiyano, ay ipinagbawal po yan ng demonyo base sa kanyang aral. Ano po? Ang tanong ko po, Pastor, saan po galing ang utos na sinusunod mo? Bakit ka kumain ng baboy? Ganun, wala naman palang utos ang Diyos at saka ang demonyo na kumain ka ng baboy. Okay. Meron pong utos ang Panginoong Hesukristo at ang Apostol Pablo. Malinaw, walang ang ibinawal doon sa mga binabasa ko. Kung nabasa mo ang 1 Corinthians chapter 10, verse 25 to 28, ang hindi lamang kakainin... Objection po. Mr. Moderator, sir. Stop, objection. Ano ang ating objection, bro? Ang tanong ko po, saan po mababasa
Ano, sa Biblia. Okay. So naghihingi ka ng verse, bro, yun ba? Sa pagkakaintindi ko? Opo, kasi po sabi okay. niya walang utos. Okay, okay, bro. Then, okay. Sabi po niya sang-ayon siya na aral ng Diyos na huwag kumain ng baboy at sang-ayon din po siya na bawal din ng demonyo na huwag kumain ng baboy. So yung tanong mo, anong verse ngayon, ang tanong ko po, saan galing ang utos niya? Okay. Saan galing ang utos niya na sinusunod, bakit po siya kumakain ng baboy, ganun wala naman pang utos ang Diyos at saka ang demonyo na kumain ng baboy. So bro, ganito bro, particular ka, anong mababasa, di ba? Sabi mo kanina. So naghahanap ka ng verse. Okay, tama. Opo, so Pastor Ray, naghahanap siya ng verse, Pastor Ray, sasagot ka na ba dito or magka-counter object ka muna? Pwede, counter objection, Mr. Moderator. Okay, hindi yata niya na ano yung tanong niya. Unang tanong po niya ay sino po ang nag-utos? Kaya nasagot ko po yan. Ngayon, pangalawa na siguro ang tanong yang saang talata. So, yung tanong niya una, Mr. Moderator, kung nakikinig po kayo, sino daw nag-utos sa akin? Bakit ako kumain? Kaya sagot ko, ang Diyos at ang mga apostol dito sa New Testament. Sige, so ganito, since doon sa saang talata, so Pastor Ray, nakuha mo na yung tanong niya, tama? Or iuulitin pa ba natin? Yes. Okay, so 20 seconds para sa yung pagsagot, bro, sa tanong niya doon sa saang talata. Oh. So, proceed. Okay, saang talata nga. I'm about to give you the talata. 1 Corinthians 10:24-25 down to verse number 28 na pinapakain po lahat ng pinagbili sa pamilihan. Ayon kay Apostol Pablo, pinapakain nga kung anong iihain sa inyo. Next question. Wala pong bawal doon. Okay po. Salamat po sa sagot. Ano po? Hindi po kasi nakuha yung pointed ko. I-rephrase ko lang po yung tanong. Pero okay na rin po yung sagot. Ano po? Sabi po kasi sa stand ni Pastor, sa pinatutunayan niya ayon sa paksa, na ang pagbabawal ng pagkain ng baboy ay aral ng demonyo. Aral po ng demonyo. Ano po? Nagbabawal sa panahon ng Kristiyano na kumain ng baboy. Ngayon, kung aral po ng demonyo ang pagbabawal kumain ng baboy at sumasang-ayon naman siya na ito'y aral din ng Diyos, ngayon ang tanong ko po sa kanya, saan po galing yung utos na sinusunod niya na siya'y kumakain ng baboy? Ganun wala naman po palang utos ang Diyos at saka ang demonyo na kumain ng baboy. Yun po ang aking point na tanong. Okay, objection, Mr. Moderator. Time stop. Okay, anong objection natin? Okay. Ang una po niyang sinasabi ay hindi ko po sinasabi na sumang-ayon ako na inutos ng Diyos. Ang sabi ko po doon, unang nag-utos sa mga Hudyo, hindi po sa mga Kristiyano. Unang-una. Pangalawa po ay wala daw aral na pagpakain. Merong aral. Kaya nga, merong aral ang Panginoon Jesucristo at ang mga apostol na pakain lahat. Yes. Yung ano, policy po yung tanong. Ganito. So, sinasabi ni Pastor Ray na policy, no? Yung tanong niya. So, probably hindi mo yun sasagutin, Pastor Ray, yung tanong niya? Opo, complex question po yun. Okay, so next question tayo. Next question tayo. Bro, next question. Okay po, salamat po, no? Salamat. Tuloy po tayo. Total, hindi mo naman nasagot. Yung tanong ko sa iyo, kung saan galing yung utos na sinusunod mo, dahil hindi nga nag-utos ang demonyo at saka ang Diyos, walang aral ang Diyos at saka ang demonyo patungkol sa pagkain ng baboy. Ano po? Katunayan, kung wala pong aral ang demonyo, ano ho? Ito po ang tanong. Saan po, Pastor Ray, mababasa letra por letra, ayon sa iyo, ang sinusunod mo utos ni Kristo? Saan po mababasa litra por litra sa panahon ng Kristiyano, sa pangaral ng Panginoong Kristo, na iniutos niyang kainin ang baboy? May mababasa po ba o wala? Ay, walang letra por letra, kapatid. No? At hindi po ganoon ang pagbamit ng Biblia na letra por letra. Ang sabi ng Panginoong Kristo, hindi po ang pumapasok sa bibig ang makapaghahawa sa tao. O di, kung pumapasok sa bibig ko yung baboy na yan, ayan ang pinatutungkulan ng Panginoon Jesucristo at ganun din sa mga apostol. Okay, salamat po. Sabi mo yung pumapasok sa bibig.
at pumapasok sa tiyan ay nililinis niya. Ang tanong ko po, Pastor, may sinabi po ba si Kristo at mababasa tayo, meron po bang mababasang litra por litrang talata sa Biblia na sinabi ni Kristo na nililinis ko yung baboy? Meron po ba? Wala. Wala po, at hindi ko po sinabi nilinis ng Panginoong Hesukristo. Wala po kong sinabing ganon. Makinig po kayo sa aking presentation. Ang sinabi ko, ang naglinis doon yung tiyan, kaya nga lumalabas yung dumi dahil nilinis niya, ang naiwan yung malinis sa tiyan at sa katawan. Inilabas yung dumi. Kaya hindi ang Panginoong Hesukristo, huwag mo akong hanapan. Okay, salamat po sa sagot, Pastor, na hindi naman nilinis ni Kristo yung baboy. Ano po, kundi yung tiyan na naglinis. So sa makatawid, Pastor, sang-ayon ka ba sa tinitindigan mong paksa na patutunayan na sa panahon ng Kristiyano, aral ng demonyo ang pagbabawal ng baboy? Ngayon ang tanong ko, Pastor, yung bang pagbabawal ng demonyo na huwag kainin ang baboy kontra doon sa utos ng Diyos sa Old Testament na huwag kainin ang baboy ayon sa Levitico 7? Kontra hindi o hindi? Hindi po kontra kailanman, dahil ang Panginoong Diyos sa Levitico ay nag-utos sa mga Kristiyano. Pero ang aral po ng demonyo na pagbabawal ng lamang kate ay sa mga Kristiyanong katulad nyo, SDA, kaya hindi po yun kontra. Okay, salamat. Moderator, anong oras na po? 1 minute and 30 seconds. Okay, Mr. Moderator, sir. Yes. May concern po ako. Yung pong natin tirang 1 minute ko, i-withdraw ko na po dahil nakuha ko na yung sagot ni Pastor. Okay, sumagot so naman siya na wala pong utos si Kristo na okay, wala na pong po sinabi si Kristo na nilinis niya. Ano po? Okay, shout out na lang yung ating mga viewers at saka yung nasa live. Ano po? Salamat. Ayan, at dyan natatapos ang ating first cross ng negative. At bago tayo pumunta sa ating unang pagpapahayag, shout out muna sa lahat ng nasa live. Meron tayong 91 live viewers sa ngayon. At syempre, ayon sa ating sa DevCon, mamimigay tayo mamaya, magpapa-raffle tayo ng isang polo shirt. Galing yan sa ating spot. Galing yan sa ating... Concern lang po, Mr. Moderator, sir. Yes, bro. Ano meron? Gano'n na karami ang ating viewers? Meron na tayong 90 plus live viewers ngayon. Nasungkit yata ang t-shirt mo. Okay, so ako muna, bro. Ako muna magsasalita, bro. Okay. Go. Salamat po. Okay, so maraming salamat. At paki-like and share lang yung ating nasa live ngayon para marami pang makakapanood. At yun nga, mamimigay kami ng polo shirt pagkatapos ng debate na ito. At syempre, babasa muna ako ng kahit 5 comment lang siguro. Shout out kay Kate Hoffin. Sabi niya, lusot si Sir Fuentes, pero isa't ano to. Sabi ni Jezreel Shem, wala na, finish na, ha ha ha. Sabi ni naman ni Musa Convert, talo ka dito, Baptist, kahit anong gawin mo. Sabi ni Gabriela Willow Quesan, wala kasing separation. Ayan. Sabi ni Kuyang Echigo, durog na durog. Ayan. At sabi ni Michael Kabahog, tapos na ang debate. Okay, so napakabilis ng comment box, pasensya na, at dadako na tayo sa ating negative stand. Magbabasa tayo ulit mamaya pagkatapos. So, Mr. Negative, 15 minutes para sa iyong unang pagpapahayag sa topic na patutunayan ko na aral ng demonyo ang pagbabawas sa pagkain ng baboy sa Kristiyano. Negative stand, Marjon Reyes ng SDA, 15 minutes, pasok. Okay, salamat po bro. Sa pagtatama po natin sa maling paniniwala ng ating kausap ngayon na si Bro Rian, ano po? Ito naman po, linawin ko lang, ano po? Friendly debate po ito, hindi po kami physical na magkaaway niyan, na magkagalit. Sa totoo lang, aral lang po ang aming pinaglalabanan dito para mapatunayan po natin at maipakita sa mga nagsusuri at naglalayo na maligtas kung sino po sadya nagtataglay ng tama at katotohanan ng aral na naaayon po sa itinuturo ng Diyos sa Biblia. Ano po? Dahil ang topic po ay nakapokus sa baboy at doon sa aral ng demonyo. Ano po? Ito po ang aking presentation na tatayuan. So sa madaling sabi, walang magandang maidudulot yung pagkain talaga ng marumi o yung baboy. No, sapagkat ito po ay
nagdudulot na hindi maganda sa ating katawan. At malinaw naman po yung sagot ni Pastor na sang-ayon siya na bawal ng demonyo yung pagkain nga ng baboy, at sang-ayon din siya na bawal po yun ng Diyos. Sumang-ayon din siya na hindi sinabi na si Kristo talaga ang naglinis, kundi yung tiyan. Kaya ako naman po ay bilang negative ng SDA na tumatayo para depensahan yan, ay ang aking pungkwan ay tumayo lamang para sirain yung kanyang aral na dala. Ngayon, hindi, wala naman po akong dapat itayo, pero para sa kapakanan po ng mga nagsusuri, gusto makaalam ng katotohanan, ito po kasi ang aming pinagbabatayan. Hindi po galing sa sarili namin, hindi po nagbabawal ang SDA na kumain kayo ng baboy, hindi po. Ang nagbabawal po ay demonyo at saka po ang Diyos, malinaw po yan. Dahil yun po ang tinindigang paksa ni Pastor R.R. Pintis ngayon, na patutunayan niya na hindi po nag-uutos ang Diyos at saka ang demonyo ng pagkain ng baboy. Totoo po yun, sang-ayon po ako ron. Ano po, ngayon dadako tayo sa Biblia. Alam natin lahat bilang mga Kristiyano kung bakit ang Diyos ay nagbilin sa kanyang mga salita o kautusan at sa kanyang mga kasulatan, ayon dito sa ikalawang Timoteo 3:16, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. Diretso, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ang buong kasulatan dito, natin kukunin ang lahat ng mga dapat kailangan nating malaman bilang mga tao, tao ng Diyos, upang maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng gawaing mabuti. Ang Diyos ang lumika sa tao at sa lahat ng bagay sa mundo. Kaya kung may nakakaalaman ng makakabuti sa tao, ay siya yun, at hindi po si Satanas. Siya ang nag-design ng ating mga ngipin, at alam niya ang mga dapat lang ipasok sa sikmura ng tao. Katulad po nung sinabi ni Pastor Ray ang kanina, yun siya pala naglilinis, hindi si Kristo. May utos ba ang Diyos patungkol sa dapat kainin at hindi dapat kainin? Ito, tunay po ito. Huwag po natin itong kawalang halaga o sirain man sa anumang kamalian paniniwala. Kanin ng tao ang sabi dito sa Levitico 11:1, at sinalita ng Panginoon kay Moses at kay Aaron na sa kanila'y sinasabi, Levitico 11:2, inyong salitain sa mga anak ng Israel na inyong sabihin ito ang mga bagay na may buhay na inyong makakain sa lahat ng mga hayop na nasa lupa. Diretso, alinmang may hati ang paa, nabaak at numunguya, sa mga hayop ay inyong makakain. Levitico 14, gayon may huwag ninyong kakainin ang mga ito sa mga numunguya o doon sa mga may hati ang paa, ang kamilyo sapagkat numunguya, ngunit walang hati ang paa, karumaldumal nga sa inyo. Ang kuniho sapagkat numunguya, datapat walang hati ang paa, karumaldumal nga sa inyo. Ang liebre sapagkat numunguya, datapat walang hati ang paa, karumaldumal nga sa inyo. At ang baboy, ito na po yung ating main issue rito lagi kasi baboy eh. Sa totoo lang po, ano po? Ngayon, dito po lilinawin natin. Letra por letra po itong iniutos ng Diyos. Mababasa, ano po? Sabi, at ang baboy sapagkat may hati ang paa at baak, datapot hindi ngumunguya, karumaldumal nga sa inyo. Huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan, at ang bangkay ng mga yaon ay huwag ninyong hihipuin, mga karumaldumal nga sa inyo. Ito pong salitang ito, uutos ng Diyos doon sa panahon ng Israelita, ano po? Ito po ay inirevise sa panahon ng Kristiyano. Ultimo si Kristo, ang bilin niya, huwag hihipo ng marumi. Ano po? Lumayo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, lumayo sa pakikiapid, at huwag hihipo ng anumang bagay na marumi. Iniaral din po yan ni Pablo. Ano po? Lumayo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, huwag makiapid, at huwag hihipo ng anumang bagay na marumi. Paano mo makakain yung baboy? Kung hawak pa lang, bawal na pala. Ano po? Tuloy po tayo. Sino nag-utos? Ang Panginoon mismo. Bakit daw? Nagbigay ang nang kautusan ang Diyos sa kanyang bayang Israel o mga piniling tao. Naku, piniling tao lang pala itong utos na ito. Sapagkat ako, ang Panginoon ninyong Diyos, magpakabanal nga kayo, kayo'y maging mga banal sapagkat ako'y banal. Nihuwag kayong magpakahawa sa anumang umuusad na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Sapagkat ako, ang Panginoon na nagsampa sa inyo mula sa lupain ng Ehipto upang ako'y inyong maging Diyos, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Ayan po ang utos, ano ho? Talagang napakalinaw po niya na mababasa.
Ito ang kautusan tungkol sa hayop at sa ibon at sa lahat ng may buhay na gumagalaw sa tubig, sa lahat ng nilikha na umuusad sa ibabaw ng lupa, upang lagyan ninyo ng pagkakaiba ang karumaldumal at ang malinis, at ang may buhay ay makakain at ang buhay na hindi makakain. Maliwanag, yung pala pong makakain at hindi makakain ay may mga palatandaan po pala yon, may pagkikilanlan po pala yon. Napakalinaw, lagyan ng pagkakaiba ang karumaldumal at malinis, at ang may buhay na makakain at ang buhay na hindi makakain. Pirmado ng Diyos po yan, hindi pirmado ni Satanas. Ganun pa man, sa panahon ng Kristiyano, pumaborsita si Satanas o yung demonyo, kasi pinagbawal niya ang pagkain ng baboy. Alam niya, napakinig niya siguro sa Diyos yan. Sa madaling salita, ang baboy, iba pang karumaldumal, ay hindi pagkain. Tanong, sa panahon lang ba ni Moises nagkaroon ng distinction ang marumi at ang malinis na hayop? Kung babalikan natin sa Genesis, ay ganito ang ating mababasa. Genesis 7:2. Sa bawat malilinis na hayop, makakakuha ka ng tigpipito ng lalaki at ng kanyang babae, at sa mga hayop na hindi malilinis ay dalawa ng lalaki at ng kanyang babae. Meaning, sa Genesis pa lang, mayroon ng pagkakaiba ang malinis at hindi malinis. 2,000 taon ang nakalipas, mahigit mula ng kay Noe hanggang kay Moses. Ano po? So malinaw na hindi lang sa panahon ng Israel yan, iniutos ng Diyos. Ngayon, dako naman tayo doon sa kanilang paborito na talata. Yung kanilang laging, yung kanila pong laging ginagamit para ipagtanggol yung baboy, yung pala naman, ultimong si Satanas, ay paburdo sa utos ng Diyos na huwag kainin ng baboy dahil nagkapareho sila ng utos sa panahon ng Kristiyano. At yun ang tinindigan ngayon ni Pastor Pintes. Yung pagbabawal na yun ng demonyo na huwag kainin ng baboy. Ibig sabihin, pabor po yung pagbabawal ng demonyo. Ano? Ito, mga gawa, 10:28, at sinabi niya sa kanila, nalalaman ninyo na hindi matuwid sa isang taong Hudyo. Ito po yung ginamit kanina. Ha? Ulitin ko, at sinabi niya sa kanila, nalalaman ninyo na hindi matuwid sa isang taong Hudyo na may kasama lumapit sa isang taga-ibang bansa. Kayun may pinakilala sa akin ng Diyos na sino man tayo, huwag kong ito tawaging marumi o karumaldumal. Ito po yung pangitain ni Pedro na madalas nilang ginagamit. Eh ngayon, ang tanong po dito, ayon sa salaysay ni Pedro, sino ba daw ba yung huwag niyang itangi? Yung daw bang baboy o yung mga tao? Kalinaw po niyan, 1 Timoteo 4:3, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at pinag-uutos na lumayo sa mga lamangkate na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang dapat, walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat. Lamangkate, ano po? Wala pong nabanggit na baboy ron. Eh kami man, kumakain din po kami ng karne. At saka wala po kayong mababalitang ang SDA o Seventh-day Adventist nagturo ng huwag kami mag-asawa. Wala po noon. Lahat kami may asawa. Yung iba nga dyan na, nakakadalwa, tatlo, joke lang. Ano po? Lahat na ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo. At huwag ninyong... Huwag na kayo magsipagtanong na ano man dahilan sa budde. Alalahanin ninyo, hindi ito pamilihan dito sa atin. Unang-una, wala nakasulat na may baboy dito. Tagal na po nitong paksang ito. Hanggang ngayon, hindi pa rin mailabas yung baboy. Pero ngayon, nagpapasalamat naman ako dahil pinatunayan ni Pastor R.A. ayon sa kanyang paksa na ultimo palang demonyo ay nagbabawal ng pagkain ng baboy. Sang-ayon po yung bawal ni... Yung pong pagbabawal ng... Yung aral ng demonyo na huwag kumain ng baboy, hindi po yung salungat sa aral ng Diyos. Dahil sabi naman niya, sang-ayon siya na unang nag-utos noon, ayan Diyos. Okay. Mahaba pa pala. Okay, yun na lang po, Sir Moderator, yung aking ipipresenta. Ano po? Okay, so wini-wave na ng ating negative ang kanyang 4 minutes and 40 seconds. At syempre, dadako tayo agad-agad sa ating pagtatanong. Pastor Ray, at 10 minutes para sa iyo, bro. Ready ka na, bro? Yes, ready na. Okay, proceed. 10 minutes. Okay, una kong tanong sa iyo, bro, ay... Itong ginamit mo na gawa, Jess, tungkol po sa pangitain ng Apostol Pedro. Tanong ko sa iyo, ginamit ko ba ito, yes or no? Ako po ang gumamit, hindi ko po sinabing ginamit mo. Okay, salamat. Next question. So ngayon,
ginamit mo ang 1 Corinthians 10:25. Lahat na pinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo. Sabi mo, hindi yan sa ating panahon. Ang tanong ko po sa iyo, sa panahon po nila, ano ba ang ibig sabihin ng lahat na pinagbibili sa itong tinatawag na meat market na ito? Kasama ba baboy o hindi? Wala pong mababasang baboy, wala pong mababasang kasama baboy po diyan. Okay, aaminin mo ba na ang lamangkati ng baboy ay pinagbibili sa pamilihan, yes or no? Kung may mabasa ka po, pastor, sa akin, letra for letra, na may binanggit na baboy sa akin itinayo, aaminin ko po yan. So, next Mr. Moderator, paki ano na lang. Time stop. May objection okay, ka. Okay, uulitin ko. Hindi lang, uulitin ko na lang. Okay. Ganito, wait lang mga bro. Wait lang mga bro, magsasalita lang ako. At ang moderator ay mag-active lang kung tatawagin nyo. At kung okay lang naman, eh tuloy-tuloy tayo. So kung meron kayong naiisip na objection o ano pa man yan, tawag lang kayo sa akin. Okay? So proceed ka, Pastor Ray. Okay. So ano po ang ibig sabihin po sa salitang anuman ang pinagbibili? Ano pong naintindihan niyo po dyan sa anumang, ang salitang anuman? Yan po kasi pastor ang inutusan diyan mga Hudyo, ano po? Hudyo. At sang-ayon sa sinabi ni Apostol Pedro ay base sa kinaugalian nila, ano po, mula pagkabata ay talagang next question tayo. Likas naman next po. Question. Okay. Okay. Ang sabi po sa talata na sabi mo kanina hindi pamilihan sa atin 'yan. Ibig mo bang sabihin itong salita ng Apostol Pablo dito sa kanyang utos para lang ito sa mga Kristiyano sa kanyang panahon at hindi na para sa atin? Ito ba yung ibig mong sabihin, yes or no? Hindi po. Kasi ganito po ang paliwanag diyan, Pastor. Ganito po ang sagot ko diyan. Ano po? Kung sino po yung inutusan ng mga panahong yon, sila po ang may karapatang sumunod sa kung ano po yung utos, kung ano po yung instruction ng utos. So sila po, mga Hudyo po yan. Naniniwala akong mga Hudyo po yan. Kaya kung mga Hudyo, hindi po sila bibili ng baboy. Hindi po sila bibili ng baboy. Okay. Ang mga 1 Corinthians, taga Corinto sa'yo ay mga Hudyo. Lilinawin natin, yes or no? Wala po akong sinabing ganun, Pastor. Ang sabi ko yung inutusan, mga Hudyo po yan. Mga Hudyo yung inutusan. Next okay. Question. So, itong inutusan, hindi ba? Ang inutusan ay ang iglesia na nasa Corinto. Mga apostol po ang inutusan diyan. Malinaw. Yung mga apostol na kausap ni Kristo ang inutusan na humayo kayo, pumunta kayo sa pamilya at mamili kayo ng anuman doon. Sila po, mga Hudyo po 'yon. Okay. Kung 'yan po ay mga Hudyo, ibaba natin sa anyway, mamaya na lang kasi hindi mo nilatag. Dito na lang tayo sa nilatag mo na nabanggit mo, 1 Timothy chapter 4 verse number 3. Ang baboy ba ay kasama sa lamangkati, yes or no? Wala pong nakalagay doon sa talata, Pastor, wala po. Yes or no, kasama ba ang baboy ng lamangkati? Yes po yan, pero wala pong nakalagay sa talata na may baboy po ron, walang binanggit. Okay. So, ayon po sa nakasulat sa talata sa 4:3, ang pagbabawal pagkain sa lamangkati ay aral. Kaninong aral? Sabi mo po, aral ng demonyo. Ikaw po may sabi, hindi po ako. Okay, hindi ba nakasulat? Sinabi ko ba o binasa ko? Binasa mo po, pero tinindigan mo po ngayon, Pastor. Okay. So, ibig sabihin, sangayon ka na aral ng demonyo ang pagbabawal ng lamangkati at yan po ay marami, hindi lang po isa at kasama ang baboy. Tama o mali? Mali po, Pastor. Ikaw po ang tumindig dyan. Ikaw po ang sumasang-ayon na aral ng demonyo yung pagbabawal ng lamangkati. Ikaw po ang tumindig dyan, kaya ikaw po ang sang-ayon. Yun po ang sagot ko. Next question. Okay. Hindi mo ba sinabi sa presentation mo na pabor ang demonyo o sang-ayon ang demonyo sa pagbabawal ng lamangkati?
Sinabi ko po yan sapagkat sinabi mo po, galing po sa iyo, na sang-ayon ka, nabawal ng demonyo, sang-ayon ka rin, nabawal ng Diyos. So sa makatawid, kung gagamitin po yan ng logic, ano po, at i-analyze, yung tinindigan mo pong paksa, Pastor, malinaw lang na... Next question, hindi... time's up. Next question. Okay, salamat. Okay. Okay. Ginagamit mo ulit ang Levitico 11, ano? Levitico 11, binasa mo doon. Ang tanong ko, nandyan na ba yung mga Kristiyano? Wala pong nabanggit na, nandun na yung mga Kristiyano, pero normal po yun ba? Dahil sila po yung unang tumanggap. Sila po yung unang tumanggap ng utos. Yung okay. Sagot. Ang mga SDA ba, katulad mo dito sa Pilipinas, mga Hodyo o mga Kristiyano? Kristiyano po kami, pero kami po yung nakikilakip sa aral ng Hodyo sapagkat yung po ang turo ng Biblia, makilakip. Yun po ang sagot. Okay. Sa ang talata po sa Biblia na makalakip ka sa aral ng mga Hodyo, ang mga Kristiyano? Saglit lang, Pastor, ha? Saglit lang. Next question. Okay, bigyan natin ng oras. Saang talata na ang mga Kristiyano ay makilakip sa aral mga Hudyo? Saang talata yon? Another 20 seconds. Next question. Sunod na tanong, nandiyan ka pa ba, bro? Okay. Medyo may sunod na tanong. Yes. Sunod na tanong, sang-ayon ka ba na may kaugnayan sa kaligtasan ang pagbabawal ng baboy sa mga SDA, yes or no? Sang-ayon po ako diyan, sang-ayon. Okay, salamat. Again, yung kanina na nabanggit natin ay pagkain ng turo ba ng SDA na ang baboy ay hindi pagkain? Hindi po turo ng SDA yan. Itinuro lamang din sa SDA ng Biblia. Diyos po ang nagturo niyan. Hindi po ang SDA. Sumusunod lang po kami. So ang Diyos at ang SDA na sinusunod ang aral ng Diyos, nagtuturo na ang baboy ay hindi pagkain. Tama o mali? Okay, ulit po ng tanong, Pastor. Ang aral ng Diyos na inaral din ng mga SDA na nagtuturo na ang baboy ay hindi pagkain. Tama o mali? Tama po, tama. Tama, okay. May nasa katinuan ba ang Diyos na pagbabawal kainin ang hindi pagkain? Pakiulit po ng tanong. Yes, nasa katinuan ba ang Diyos na bawal kainin ang hindi naman pagkain? Hindi ko po tinindigan yan. Hindi ko po tinindigan. Ikaw lang po ang naniniwala na walang katinuan ng Diyos. Okay, hindi po 'yon ang tanong kung meron bang ano na next na ano ko babalikan po. Hindi po, hindi. Wala po ako. Nag-aano tayo, nagkakasabay tayo. Ganito. Since tapos na naman sumagot yung ating ano, yung ating sumasagot. So next question tayo. Pakihintay lang muna yung tanong, bro. So at Pastor Ray, yes. Pakiano din yung kanyang sagot. So Pastor Ray, meron ka pang 1 minute and 34 seconds sa pagtanong. Yes. Mm-hmm. Ang sabi mo kanina, naaral ng Diyos na inaral ng mga SDA na ang baboy ay hindi pagkain. Tanong, nasa katinuan ba ang Diyos na magbabawal kainin ang hindi naman pagkain? Nasa katinuan o wala? Wala po akong itinindig na wala sa katinuan ng Diyos. Kayo lang po ang may sabi niyang Pastor, hindi po ako. Okay. Tanong, kung ako ba magbabawal sa iyo na wag mong kainin ang bakal, nasa katinuan ba ako o wala? Malamang po, Pastor, wala ka sa katinuan. Ayun. Kasi hindi po pagkain yung bakal. Ito lang, Pastor. Yun po ang sagot ko. Next question. Ayun. Ibig mong sabihin, ang magbabawal pagkain sa kainin, ang hindi naman pagkain ay wala sa katinuan. Tama? Mali? Wala po akong tindig na wala sa katinuan. Kasi bago po ibinigay yung utos patungkol sa dapat kainin,
ay ibinukod na po ng Diyos yung marumi at malinis. Ang pinag-uusapan po dyan, pagkain, hindi po bakal. Ang bakal po ay hindi po pagkain. Ikaw lang po ang may sabi noon. Ah, di ba sinabi mo, ang baboy hindi rin pagkain. Tama o mali? Tama po yan, pero wala ka pong mababasa, ayon na rin sa sagot mo, wala ka pong mababasa na ang baboy pagkain. Ikaw po ang may tindig niyan. Kaya nga, tinanong kita, hindi pagkain. Ngayon, tama ba o mali na ang magbabawal pagkain sa hindi naman pagkain ay wala sa katinoan, tama? Nasagot na po yan. Time na. 10 minutes time. Pakisagot po, Mr. Moderator. Time na. That is running time. Nasagot na po. Time na din. So, dadako tayo sa ating rebuttal, no? Nadyan natatapos at umiinit na. At actually, dumadami na din yung ating nasa... Kung live, meron na tayong 98 live viewers. At bago yan, syempre, dadako tayo sa rebuttal. Basa muna tayo ng comment. Ayan. So, shoutout kay Gabriela Willow Quisan. Sabi niya, pero cross-exam bumagsak. Ayan. Sabi ni Romero Rosales, OT ang Bible sa time ni Jesus at mga disciple. Sabi ni Ana Ariego, di na makasagot, ayawa na. Sabi ni Junjun Balasta, may kaugnayan sa kabanalan po. Sabi ni Ann Ariego, biglang nawala. Sabi ni Erwin De La Cruz, mga SDA, gumising kayo, nagkakanda pilipit kayo. Ayan. At sabi ni Kate Hoffman, go. Erwin De La Cruz, kawawa itong debater na ito. Ayan, at nasa 105 live viewers na tayo at dadako tayo sa ating rebuttal para hindi mawala yung ating init. So syempre 15 minutes ulit para sa rebuttal stand ng ating affirmative sa topic na matutunayan ko na aral ng demonyo ang magbabawal sa pagkain ng baboy sa Christian. So bro, Pastor Ray, 15 minutes para sa iyo bro, your time start now. Okay, magandang gabi sa lahat na nanonood dito sa loob at sa live, nakikinig. Mga kapatid, easy lang po kayo dyan at continue po tayong manalangin sa ating mga kababayan, mga HDA at sa ating katunggali ngayon. Mga kapatid, ay malinaw po na inyong napakinggan. No? Nadinig po ninyo ngayon, live mismo, dito sa DevCon, mga kapatid, na inamin po ng ating katunggali na wala po sa katinuan ang magbabawal ng hindi pagkain. Ngayon, ang tanong ko kanina, kung hindi ba pagkain, aral ba ng Diyos na inaral ng mga SDA na hindi pagkain ang baboy? Sabi niya, tama po. O kayo na mismo, no? Alam na po na ninyo yan, mga kapatid. So, gayon, hindi pala pagkain yan, bakit po ibinawal ng Diyos kainin? Oh, kung hindi pagkain, mga kapatid, ang simple po na turo ng Diyos sa mga Hudyo sa unang sa Old Testament ay hindi pagkain 'yon, hindi pagkain kundi marumi na pagkain. Pagkain pa rin na marumi kaya binabawal sa mga Hudyo. Hindi po hindi pagkain, no? Iwan niyo po niyang mga ganun, mga kapatid. Nako, delikado po. At ang sabi po niya kanina, dito po ako nasasaktan kasi po meron daw kaugnayan talaga. Sabi ko na nga ba, ang pagkain ng baboy may kaugnayan sa kaligtasan na inamin po. At mind you, mga kapatid, ang sasabihin po lahat dito ng ating katunggali ay aaral po ng SDA na dapat daw niyang depensahan. Ngayon, malinaw po ano? Na talagang ginawang walang katinuan ng Diyos na pagbabawal ng pagkain, kainin yung hindi pagkain. Walang ganun, no? Kaya nga binabawal yan kasi kinakain yan ng mga hintil na nasa kanilang paligid at gusto po ng Diyos na magiging malinis po ang kanyang mga bayan, ang bayan niyang Israel, mga Hudyo. At inaamin po niya na wala pa kami doon, wala pang Kristiyano doon. O di wag mong gamitin yung mga talatang yaon bagkos makukunan mo ng aral patungkol po sa espiritual. No? Wag nating gawing literal at dito lang sa ating laman. Hindi na po yan ministration ng mga apostol. Ang ministration ng mga apostol, mga kapatid, ay ministration of the spirit, hindi of the letter. Kaya nagkakamali po talaga ang aral ng SDA patungkol dito.
Ang sabi niya kanina, pumabor daw ang demonyo sa aral na yan. Ang Diyos daw nagbabawal ng baboy, pati daw ang demonyo. O di ngayon mga kapatid, inaamin niya na aral talaga ng demonyo ito. Kasi nga, pumapabor daw ang demonyo. Naku mga kapatid, napakalinaw po na inamin po niya yan. Binalik-balikan niya, no? Nakailang sulat ako dito. Parang tatlong beses ko na isulat, pumabor ang demonyo. Sang-ayon ang demonyo sa aral na yaon. Mga kapatid, hindi po yon ang ibig sabihin doon. At salamat sumang-ayon sa tema. Tapos ang debate, mga kapatid. Inamin niya na aral talaga ng demonyo kasi nga, sumang-ayon eh. Pumabor nga eh. Pero ano ba ang nasa talata? Sinabi ba ni Pablo na ang aral ng demonyo ay aral din namin? Hindi po. Ang sabi ng talata, hayag na sinasabi ng Espiritu na sa huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya. Ito ay sinyalis na pagtalikod sa pananampalataya at nakikinig sa Espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng demonyo. Ito po ay isang warning mga kapatid, hindi po pagsang-ayon ito ng demonyo. Nako Moises Tuniakaw. Huwag mong sabihing aral, sumang-ayon ang demonyo ngayon sa Diyos. Hindi. Ha? Hindi po, mga kapatid. Hindi po yan totoo. Hindi po yan totoo na mga napikinggan po sa atin ngayon. And I don't know saan po niya nakuha yan. Hindi po siguro yan inaral ng SDA. Pero I'm sorry, SDA, na meron pala kayong ganito na sumang-ayon pala ang demonyo na layuan ang lamangkati at malinaw. Aral ng demonyo po yan. Sabi niya, ikaw ang may sabi niyan. Binasa ko ba yon sa Biblia? Ikaw ang may sabi yan. Ikaw nagpapatunay. Anong ikaw nagpapatunay? Ikaw nga sinasabi mo, pumabor ang demonyo, sumang-ayon ang demonyo, kasi aral daw ng Diyos at aral ng demonyo na huwag kainin ang baboy, mga kapatid. Nalulungkot po ako dyan. Kaya malinaw po, ang sabi niya kanina regarding this topic, na si Kristo ay hindi nagpapakain, hindi nga nagpapakain ng baboy si Kristo word for word, hindi. Pero meron siyang nasusulat na hindi po sa kaugnayan, sa kabanalan at ikahahawa ang pumapasok sa bibig. Ang pagkain po ng baboy ay pumapasok sa bibig. Walang kinalaman yan sa kaligtasan, mga kapatid. Gumising po kayo. Kaya according to Pablo sa Romans chapter 14, huwag niyong hatulan ng kumakain. Ganun din naman kami na hindi hahatol sa hindi kumakain kasi nga hindi po 'yan. Ang sabi po doon ay ang kaharian ng Diyos ay hindi sa pagkain at sa pag-inom. Bakit ngayon nagiging kaugnayan sa kaligtasan ng pagkakain ng baboy? Mga kapatid, namatay po ang ating Panginoong Jesucristo. Ibinigay ang kanyang buhay. Pagtanggap mo ng Panginoong Jesucristo, pagkakaroon ka ng buhay na walang hanggan, pagkain mo ng baboy, impyerno ka. Yun ang aral, mga kapatid, kung tutuusin. Yan ba yung aral, mga kapatid, ayon sa Biblia? Hindi po. Ano ang sabi niya kanina? 1 Corinthians daw. Hindi daw pamilihan natin. At mga Hudyo, saan kaya nabasa niya yung mga 1 Corinthians, mga Hudyo? Ha? Akala ko ba, I don't know kung saan niya nakita ito. Mga kapatid, si Apostol Pablo, ang apostol ng mga hintil. Siya nga sinabi niya, Galatians chapter 2, 7 to 9. At mga Korinto dito ay mga Hudyo po ito. Mga hintil na Kristiyano ito. At ang inuutusan niya, itong mga membro dito. Ngayon, ang nasa pamilihan ba? Mga Hudyo lang? Mga kapatid, saan pong history book nyo yan makikita na ang mga Hudyo lang po ang nagbibili? At ngayon, ang tanong, yun bang utos dyan ng Apostol Pablo? Applicable lamang sa kanila? Hindi ba applicable sa atin ng mga Kristiyano ito? Kung ano ba yung pinagbibili sa pamilihan? Kanin ninyo na walang tanong-tanong? Sasabihin mo, sa kanila lang. Hindi pala tayo kasama dito. Ang buong Biblia, hindi naman isinulat sa atin. Ang Epeso, isinulat sa Epeso. Filipos, isinulat sa Pilipay. Ang Tesalonica, isinulat sa mga Tesalonians. Wala tayong kasama, hindi tayo kasama dito. Kung ganun. Bakit? Kasi po, pagdipensa sa maling aral, nagkabuhol-buhol po ang ating kaibayo, mga kapatid. So ngayon, ay again, irrelevant po yung mga latag niya.
yung mga Old Testament, nako, aral nga ng Diyos sa mga Hudyo. O, tandaan natin yan. Pero ang aral ng demonyo sa mga Kristiyano, Kristiyano, ay magbabawal ng lamangkati. At yan po, mga kapatid, hindi lamang baboy. Kasama po maraming pagbabawal ng lamangkati. Ano ba ang sabi ng Ellen G. White, no, dito po sa kanyang mga sulat na ating mababasa? Ang sabi kasi dito na, like for example, itong nasa Manuscript 115, 1903, sa C382.2, vegetables, fruits, and grains should compose our diet. Not an ounce of flesh meat should enter our stomachs. The eating of flesh is unnatural. We are to return to God's original purpose in creation. Pero ang napakatindi po dyan, mga kapatid, na pagka ikaw ay lalabag dito, according to sa number 9 po ng Diet and Spiritual sa Council on Diet and Foods, mga kapatid, sa number 9, ito po ang nakasulat na you are as if you are breaking God's laws na 10 commandments. Naku, ganyan po, kapatid, ang aral na ito. Kaya, mga kaibigan, kababayan ng mga SDA, mag-isip-isip po kayo. Dahil po ang pinatutungkulan ng mga apostol sa kanilang ministration is the ministration of the Spirit. Hindi po kailanman, kaugmay, kaugnayan ang lamangkate, pagkain, pag-inom sa kaligtasan ng tao. Ang sabi po ng Roma, 1 Corinthians 8, versikulo 8, datapwat ang pagkain ay hindi magtataguyod sa atin sa Diyos. Ni hindi tayo masama kung tayo'y di magsikain, ni hindi tayo lalong mabuti kung tayo'y magsikain. Pakilagay mo nga sa screen, Mr. Moderator. Malapit na ako matapos. Kaya mga kapatid, wala nang maitanong, wala nang mailatag ang ating ating kaibayo ngayon. Oh, 1 Corinthians 8:8 ang nakasulat, datapwat ang pagkain ay hindi magtataguyod sa atin sa Diyos. Ni hindi tayo masama kung tayo'y di magsikain, ni hindi tayo lalong mabuti kung tayo'y magsikain. Hindi ba natin maiintindihan yan? Eh ang sabi niya, saan daw inutos? Inutos nga ng Apostol Pablo. Inutos niya na kanin ninyo nang huwag tanong, magtatanong. Ano ba ito? 1 Corinthians chapter 10, verse number 27. Ibaba natin yung sinasabi mong mga Hudyo ang inutusan. 1 Corinthians chapter 10 verse 27. Kung kayo'y aanyayahan ng isang hindi sumasampalataya. O, mantakin mo 'yan. Brother Moises Tunyakaw. Mantakin mo. Kung kayo'y aanyayahan ng isang hindi sumasampalataya at ibig ninyong pumaroon, ang anumang ihain sa inyo ay kanin ninyo. O, kung ikaw ito, tapos pupunta ka sa amin na mahilig po ako sa lechon at saka sa crispy pata. Sabi ni Pablo, kumain, kainin mo kung ano mang inihain sa'yo. Bakit kayo isday nagbabawal? Kontra talaga kayo sa salita ng Diyos. Hindi po salita ng apostol, hindi po salita ng Panginoong Jesucristo ang iningaral po ninyo. Yan ang problema sa walang dispensation. Eh kung mababasa ko sa iyo ngayon, word for word, merong utos paggawa ng daong. Talo ka na. Merong paggawa ng daong. Kung mabasa ko ngayon sa iyo, merong utos ang Diyos na patayin lahat ng mga Amalekites. Meron ding ganun. Ang tanong, ikaw ba inutusan doon? Yan ang problema sa hindi marunong gumamit ng Biblia, mga kapatid. Kaya ang atin, meron tayong tinusunod na dispensation. Bakit? Kasi po, merong tatlong klaseng tao, ay pakilagay sa screen, Mr. Moderator. Aaralan natin ito na mayroong tatlong klaseng tao sa Biblia na tinatukoy. 1 Corinthians 10:32. Ibaba mo lang 'yon, makikita mo na mayroong pagkakaiba doon sa tatlong klase ng tao. Makinig ka. Sabi dito, ang sabi po sa talata, huwag kayong magbigay ng dahilang ikatitisod sa Hudyo man, sa mga Grego man, o sa kaanib man ng Iglesia ng Diyos. Huwag mong i-apply kung hindi ka Hudyo, huwag kang magpaka-Hudyo.
Hindi po mali pong turong ganyan. Kaya nga hindi mo maibigay na ang aral po ng Kristiyano ay yaong susundin yung aral ng mga Hudyo. Walang ganong. Kung gano'n na lang, hindi na lang gagawa ng New Testament. Kasi ang mga Hudyo, especially Apostol Pablo, na siyang apostol ng mga Hintil, ay wala pong aral na katulad ninyo. At in fact, ang aral niya, aral ng demonyo, na sumasang-ayon ka. Hindi ka ba na ano doon? Sumasang-ayon ka na aral pala yun ng demonyo. Tapos ang pinalabas mo doon na sumang-ayon ang demonyo. Anong sumang-ayon ang demonyo? Aral nga ng demonyo yan, hindi sa Diyos na nagbabawal. O ibig mong sabihin, ang aral nyo, aral talaga ng demonyo. Ngayon, napakinggan po ng lahat. Pumabor ang demonyo sa aral na iyan. Pabor at sang-ayon ang demonyo, sabi niya. Binawal daw ng Diyos ang baboy. Kaya binawal din ng demonyo. Ano ka ba? Isang warning nga yung 1 Timothy chapter 4 verse number 3. Yan po ang pag-re-reject ng katotohanan, no? Na sila ay makikinig sa espiritong mapanghikayat at mga aral ng demonyo, pagbabawal ng pag-asawa at pagbabawal ng mga lamangkati, at marami pong lamangkati ang binabawal po sa SDA, mga kapatid. Nako, mga kapatid, napakalinaw po ngayon, no? Kailangan po ninyo mahimay-himay po ito. Delikado po kayo dahil po sinabi ng ating katunggali na sumang-ayon ang demonyo sa aral na yaon, aral talaga ng demonyo ang pinangaral ng SDA, mga kapatid. Kaya napakalinaw mismo sa kanyang inamin na napakalungkot po ngayong gabi na alaman po natin. Sana po manalangin po tayo na ma-illuminate po ang mga minds ng mga ganito puso at isipan ng mga kababayan nating SDA na nagtuturo ng aral ng demonyo. So maraming salamat po mga kapatid at tayo po ay always na manalangin po sa kanila. Mahal po namin kayo mga SDA kababayan. Kaya isip-isipin niyo to, panoorin niyo po ito. Okay, so diyan natatapos ang rebuttal ng ating affirmative Pastor Ray Ann ng Baptist, at agad-agad dadako tayo sa ating 10 minutes na pagtatanong. Bro, Brother SDA, negative 10 minutes para sa iyo, bro. Your time start, tanong, second cross, now. Salamat po, Mod. Moderator Rashian po. Alinawin ko lang kay Pastor R.A. Puentes, hindi po ako si Moises Tunyakaw, Marjon Reyes po, Marjon. Nagkakamali po kayo rin kay Kap Moises. No? Sabi mo po, sa iyong itinindig ngayon, ay kami ang sang-ayon kami. Ayon sa sagot ko, sang-ayon ako na ang demonyo ay nagbabawal ng pagkain ng baboy. Sinang-ayonan lang po kita dyan, Pastor, kasi nga yan po ang paksang tinindigan mo. Tanong na aral ng demonyo ang pagbabawal ng pagkain ng baboy. Ngayon, tanong ko po sa iyo, may mababasa ka po ba, Pastor R.A. Puentes, letra por letra sa Biblia na nagbawal ang demonyo na kainin ang baboy, meron o wala? Walang ang letra por letra. Kasi po alam naman natin, pagka sinabing lamangkate, kasama po ang baboy dyan. At hindi lang baboy, at lahat po ng mga binabawal po ninyong lamangkate sa SDA. Kaya bakit ka maghahanap ng letra por letra kung sasabing every creature of God is good? And next question. Nothing to be refused. Sa mga tuwid, Pastor, kung walang mababasang letra por letra, at base sa mga naunang tanong ko sa iyo, na sinang-ayunan mo naman, na bawal nga ng demonyo, bawal din ng Diyos yung pagbabawal ng baboy, ano po, ang tanong ko po sa iyo, kung walang mababasa litra por litra, aaminin mo ba na yung sinasabi mo ngayon, ayon sa paksang tinindigan mo, ay guni-guni mo lamang, o haka-haka, o hindi? Na hindi ko aaminin, kasi po kahit elementary, maiintindihan ang anumang, ang salitang anuman, every creature and nothing to be refused, maiintindihan ng elementary student grade 1. At alam niyo ang Apostol Pablo na ang mga sinulatan po dito ay meron pong sound mind. Next question. Kapatid. Okay, tanong po, Pastor. Salamat sa sagot mo, no? Ulitin ko yung tanong kasi
medyo nagkaroon yata ng konting problema. Sang-ayon ka po ba doon sa unang Timoteo? Kasi binanggit mo, unang Timoteo 4:1-4, sang-ayon ka po ba na demonyo nag-aral ng demonyo ang pagbabawal ng pagkain ng lamang kate, partikular na ang baboy at pag-aasawa? Sang-ayon ka po ba, Pastor? O hindi? Yes, ang ayon po ako, base sa nakasulat, talagang sinabi ng Apostol Pablo na yan po ay aral ng demonyo kasama sa pagbabawal ng pag-aasawa. At malinaw po yan na hindi aral ng Diyos sa panahong Kristiyano. Next question. Malinaw, ayon po sa sagot mo, malinaw na hindi aral ng Diyos sa panahong Kristiyano, ang aral ng demonyo na pagbabawal ng pagkain ng baboy, ano, at saka yung pag-aasawa. Ngayon, Pastor, ano po? Saan po mababasa, litra por litra, sa Biblia, na iniutos ng Diyos na kumain ng baboy ang mga Kristiyano? Okay, wala po talagang mababasang letra por letra kung ano-ano yung kakainin. Kaya sinabi na lang ng Apostol Pablo, sa pamamagitan ng Apostol Pablo, galing sa Diyos, anuman, lahat na pinagbibili, anuman, every creature, all things, nothing to be refused. Yan ang kanyang ginagamit. Di na niya inisa-isa. At alam po next natin question. Yan. Okay. Pastor, yung bakal po ba? Kasama po ba siya pagkain o hindi? Ay, hindi po yun pagkain ang bakal, hindi po kasama sa pagkain. Kaya nga, ay nasa wala po sa katinuan ang nagbabawal pagkain sa hindi naman pagkain. Ayun, yung baboy po, pagkain po ang baboy o hindi? Ay, pagkain po ang baboy. Saan po mababasa? Oh, wait lang bro, 30 teka seconds muna. Bro. Teka muna. Sige. Proceed. Okay, pagkain po ang baboy. Kaya nga kinakain niya ng mga hintil. At sa panahon ng Panginoong Jesucristo, meron pong nag-aalaga ng baboy. Para saan yon? Para display? Para kainin yon nila, hindi sa mga Hudyo. Next question. May talata ka po ba, Pastor, na may papakita sa amin na literal na pagkain, literal na ibinibilang sa pagkain ang baboy o wala? Hindi nga makikita na letra por letra, pero maiintindihan mo, words carry meanings. Ibig sabihin ng lahat, kasama baboy dyan, at nag-aalaga nga ng baboy, at magiging walang katinuan ng Diyos na magbabawal ng hindi pagkain, pero bawal namang kainin. Inamin mo yan kanina. Next question. So sang-ayon ka na ang pagbabawal ng demonyo, sang-ayon ka na aral ng demonyo ang pagbabawal ng pagkain ng baboy, ano po? Yes po. Ngayon, sang-ayon ka rin na bawal din ng Diyos na bawal kainin ang baboy dahil wala kang mababasa ayon sa panahon ng Israelita yan. Ano po? Sang-ayon ako na bawal kainin ng baboy sa Old Testament mga Israelitas, hindi po sa mga Kristiyano. Inamin mo, wala pang Kristiyano doon sa mga binabasa mo. Okay. Kaya irrelevant and immaterial of the topic yan. Next question. Okay, salamat. Ngayon, ulitin ko yung tanong ko kanina na hindi mo sinagot. Kung wala palang utos ang Diyos at wala rin utos ang kung walang aral ang Diyos at walang aral ang demonyo patungkol sa pagkain ng baboy at pinatunayan mo yan ayon sa paksang tinindihan mo ngayon, ano po? Saan galing ang utos na sinusunod ninyong mga kumakain ng baboy? Bakit kayo kumain yan? Ganong hindi naman pala iniutos ng Diyos at saka ng demonyo. Saan po galing yung utos na sinusunod ninyo? Pakisagot po. Objection, Mr. Moderator. Time stop. Okay, anong objection natin? Hindi ko po sinabi na walang aral. Merong aral ang Diyos sa pamamagitan ng mga apostol nakainin lahat ng nasa pinagbili sa pamilihan. Kaya yan po ay palasi na question. Next question. Okay, next question tayo, bro. Okay, salamat. Okay, yan na. Regalo ko na yan. Ngayon, Pastor, kung kumur na niniwala ka na lahat, base doon sa utos, kasi mga Hudyo nga yung inutusan ron eh. Sabi mo sa akin kanina, ay Garto, ito yung tanong, ano? Kung ikaw yung Hudyo, utusan kitang pumunta ka ng pamilihan at bilhin mo yung lahat ng pagkain doon. Kung muna kasanayan mo mula sa pagkabata na hindi talaga pagkain yung baboy, ikaw yung Hudyo na inutusan ko, bibili ka ba ng baboy o hindi?
Ay, hindi ako bibili. Depende po yan sa paniniwala. Kung ako po'y nasa tinatawag na mahinang paniniwala, ay hindi ako bibili. Pero pagka nasa ako na ay nasa sinasabi ni Apostol Pablo na hindi na mahina, mature na sa paniniwala, bibili po ako. Kasi nga, hindi nga nasa pagkain at hindi yan magtataguyod sa atin sa Diyos, ang pagkain. Next Kaya question. Depende sa pananampalataya. Next okay, question. So, base sa sagot mo, Pastor, ano? Depende. Depende. Dahil hindi ka bibili kung ikaw ay Hudyo. Tama naman yun. Tama naman yung sagot mo. Hindi ka bibili kung hindi ka Hudyo. Nililinaw ko lamang. Baka mamaya, balik mo na naman sa akin yung sinabi mo. Ngayon, Pastor, ano po? Total, napatunayan na natin sa side ng SDA na ultimo palang demonyo ay nagbabawal sa panahon ng Kristiyano na bawal kainin sadya yung baboy. No? May aral pala ng demonyo sa panahon ng Kristiyano yung pagbabawal na kainin yung baboy. So makatawid, kung aral ng demonyo at aral ng Diyos, yung pagbabawal na kainin ng baboy, nangangahulugan lamang po yan ayon sa paksang tinindigan ninyo ngayon na wala talagang mababasa sa Biblia mula sa sinaunang panahon ng lumantipan hanggang sa panahon ng Kristyanismo, hanggang sa panahon natin at hanggang sa patuloy pang darating na panahon, wala po sadyang mababasang ipinag-uutos ang pagkain ng baboy. Sang-ayon ka po ba dyan, Pastor, o hindi? Ay, hindi ako sang-ayon kasi po hindi po kailangan ng mga may utak na ilista pa ang baboy. Gumagamit na lamang ng all things whatsoever is sold in the shambles, whatsoever is set before you, every creature, at nothing to be refused. May, kung may utak po ang magbabasang ganon, ay hindi question. Na po isa-isahin niya. Hello? Ginamit mo, Pastor, yung unang Corinto 10:27, ano ho? Opo. Ngayon, ang sabi po ron ay garne, babasahin ko. Kung kayo'y anyayahan nang hindi sumasampalataya at ibig ninyong pumaroon, ang anumang ihain sa inyo ay kanin ninyo at wag kayong magsipagtanong ang anuman dahil sa budi. Doon po ba sa talatang ginamit ko, Pastor, may binanggit po ba ron na baboy o wala? Ay, walang binanggit, pero maiintindihan mo yan. Kasi nga, una, hindi sumasampalataya ang nag-invite sa'yo. Tapos ano ba yung mga inihain ng mga hindi nagsumasampalataya? Eh, merong baboy, lalo na sa ating panahon. Kaya sundin mo si Pablo, kainin mo, huwag kang matakot kay Ellen White. No? Kainin mo kung ano yung nakasulat dyan. Ito pa rin. Okay. Kung ba, Pastor, hindi sumasampalataya kumakainin ng baboy? Oo, hindi. Ah, oo, basta mga hintil, especially time, sa Corinto. Time na. Basta sa Corinto, kumakain yan. Time. Okay, so dyan natatapos ang ating second cross ng negative. At syempre, basa muna tayo ng comment. At hintay-hintay lang kayo dyan. At malapit na matapos at mapaparaffle na tayo ng ating polo shirt. At shoutout kay Adventista PA. Hindi katinuan ang nagbawal ng pagkaing baboy. Haha, so ano, wala palang katinuan ang Panginoon para sa inyo. Sabi ni Erwin de la Cruz, may isa pang kinawala. Dito ako sa gitna, mag-uumpisa. Ang bilis ng comment, pasensya. Ang sabi ni Day Corpse, hala sige, kain lang ng kain. Mananawa din kayo, ewan lang pag high blood na kayo kung di kayo hihinto. Yan. Sabi ni Marinding Resurrection, ang kanin or manok nakusulat ba sa Bible? Bakit pinipilit nyo ang baboy makita sa Bible? Yan sabi niya. Sabi ni Junjun Balasta, kinakain ng mga hintil na hindi bayan ng Diyos ang baboy kasi wala naman sa kanila ang aral ng Diyos. Roma 3:1-2. Sabi ni Philip James, hahaha, ang demonyo di nagbawal. Aral ng demonyo ang pagbabawal sa MD. Ayan, so, hindi ko masbasa lahat, no? Napakabilis ng ating comment box. At dadako tayo sa ating rebuttal ng negative. Okay, bro, 15 minutes para sa iyong rebuttal, bro. Your time start. Okay, salamat now. Po. Salamat po sa time na po. Ayan, naitindig po natin yung ating paksa, ano ho, na pinatutunayan. Kaya nga po yung paksang pinili ni Pastor Puentes
ay naging kasangkapan. Ano po, naging kasangkapan po ang debaters convention ni Brady Ras. Brady Ras, salamat ano ho, sa pagkakataon na nabigyan ng oras at panahon itong paksang ito. Kagaya nga ng sinabi ko, gusto kong tuldukan ang usapin po nung pagkain, yung pong baboy na yun, particular talaga, lagi po yung nababanggit po eh. Ano ho? Ngayon, base po sa paksang si Pastor Fuentes na rin, Pastor Ray, ang pumili, na patutunayan niya na sa panahon ng Kristiyano, ay aral ng demonyo ang pagbabawal ng pagkain ng lamang kate, particular na nga po ang baboy, sa makatuwid. Sa makatuwid, ano po? Yung po paksang tinindigan niya, hindi niya po napag-aralang maigi yan, hindi niya po naisip. Hindi niya naisip na pabor po sa autos ng Diyos yon, at pabor din po yon sa iniaaral namin mga Seventh-day Adventist. At napatunayan po yan sa aking pagtatanong sa kanya. Napatunayan po yan. Yung pong mga sinasabi niya, hindi po nabasa. Puro haka-haka lang. Ano ho? Ngayon, nagpapasalamat ako, ano? Unahin ko na, hindi pa naman ari konklusyon. Bago ko ilatag yung aking rebuttal, nagpapasalamat ako sa paksang napili niya dahil sa pagkakataong ito na itindig po ng sambayan ng 70-20 sa buong mundo na ultimo palang demonyo. O, ultimong demonyo, nagbabawal kumain ng baboy. Pinatunayan po yan ni Pastor Ari Fuentes. Saan ka nakakita demonyo, nagbawal kumain ng baboy? Di natural na hindi pinakakain ng baboy. Dahil sa panahon pa lang ng paglalang, sa panahon ng Moses, sa panahon ng Israelita, nandun na yung utos ng Diyos na huwag kakain. Yung humipo nga, bawal na. Kainin mo pa. Ha? Kaya walang duda, napakinig ni Satanas yan. Napakinig ni Satanas yung utos na yan. Kaya pagdating sa panahon ng Kristiyano, siya naglinaw na huwag kakain ng lamang kate, particular na yung baboy, ayon sa paksang tinindigan ni Pastor Fuentes ngayon. Siya nagpatunay. At salamat naman kay Pastor Ray na pinatunayan niya na ultimo palang demonyo ay walang utos na kumain ng baboy ang mga Kristiyano. Di tama ang aral ng Sabalista. Ang Seventh-day Adventist po ay tama ang aral. Sapagkat ultimong demonyo ayon sa paksa at sa sagot ni Pastor Ray na ultimong demonyo ay nagbabawal na kumain ng baboy sa makatuwid, tama ang aral ng Sabalista. Ang Seventh-day Adventist patungkol sa pagbabawal ng marumi at karumaldumal. Ito po yung mga talata na amin pong sinasandalan. Ano po? Tungkol sa aral na yan. Hindi po mismong galing sa amin yan. Ano po? Diyos po yan. Sa Diyos po galing yan. Dinagdag na lang ni Pastor Fuentes na ultimo pala ng demonyo, bawal din. Bawal din pala ng demonyo yung pagkain baboy. Di tama. Wala kaming tutol doon. Na bawal din pala ng demonyo yung pagkain ng baboy. Tapos kain kayo ng kain. Hindi mo naman maipakita sa akin yung utos na sinusunod mo kung kanino galing. Kung bakit lilantaka ninyo. Wala naman palang utos. Ultimo ng demonyo. Ito. Ayon sa Levitico 11. Sino ang nagbigay ng kautusan patungkol sa mga may buhay na makakain at may buhay na hindi makakain? Sagot ni Pastor Fuentes dyan, Diyos. Sang-ayon siya na Diyos ang nagbigay ng utos na yan. Ayon sa Levitico 11, saan kabilang ang baboy sa mga may buhay na makakain o sa may buhay na hindi makakain? Sagot niya dyan, makakain daw. Iba po yung termino ng salitang makakain doon sa talagang likas na pagkain. Dahil wala ka pong mababasa sa akin na ang baboy ay sadyang pagkain. Yan po ay mabuti. Lahat ng nilalang ng Diyos, walang tutol kami dyan. Lahat ng nilalang ng Diyos, mabuti. Pero hindi lahat ng nilalang ng Diyos, mabuting kainin. Ayun po ang tandaan ninyo, no? Kaya sadyang napaka-critical ng usaping ito. At hangad namin mga Seventh-day Adventist sa pagtindig namin sa paksang ito na maihayag sa inyo ang katotohanan na yung mga aral na yan, hindi po galing sa amin yan. Galing po lahat sa Biblia, binabasa po namin yan. Katunayan, dagdag ni Pastor Fuentes ngayon sa paksang pinatunayan niya na ultimo palang demonyo ay wala pong utos na kumain ng baboy. Ay, ba't kayo kumain? Kung na may hanga sa inyo. Ayon sa Levitico 11, saan kabilang ang baboy? Sa may buhay na makakain o sa may buhay na hindi makakain? Ayun, malinaw. Ang baboy nilalang ng Diyos, hindi para kainin. Ayon sa Isaiah 65, sino ang nagalit sa mga taong kumakain ng baboy at sabaw, mga karumaldumal? Ha? Ang Diyos o ang Diablo? Malinaw, galit na galit po ang Diyos sa lahat ng kumakain ng baboy, ultimo yung daga. Galit po ang Diyos dyan. Kaya yung Diablo, base sa aral ng demonyo, na huwag kainin ang baboy, kasi nga, alam ng demonyo siguro, marahil, na sadyang galit ang Diyos at base sa Isaiah 66 ay papatayin ang galit ng Diyos
yung lahat ng kumakain, ano, papatayin ng apoy ng Diyos, yung kumakain ng mga baboy na nagsisipagtago doon sa likod ng hamaran. Oh, ito, ayon sa Isaiah, sino ang babalik at susunog sa mga taong kumakain ng baboy at iba pang kumakarumal-dumal? Ang Diyos o ang Diablo? Maliwanag, Diyos po ang babalik dyan, ayon sa talata, hindi ang demonyo. Oh, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sino ang mahilig sumalungat sa mga utos ng Diyos? Oh, ang Diyos o ang mismong ang Diyos mismo sa kanyang sarili o ang Diablo? Lagi pong Diablo ang salungat dyan. Nagtaka nga lang ako dito sa pinatunayan ni Pastor Quintus ngayon na yung demonyo ay walang utos na kumain ng baboy sa panahon ng mga Kristiyano. Sa makatuwid, ano, pagdating doon sa walang utos na iyon, ang demonyo, walang aral ang demonyo na kumain ng baboy, hindi po yung salungat sa aral ng Diyos na huwag kayong kakain ng baboy. Hindi po salungat yun. Yun po ang aking sinasabi, pero hindi po yan galing sa amin. Galing po yan sa paksang pinatutunayan at tinindigan ni Pastor Quintus Ray, Pastor Rayan ngayon. Sa kanya po yan galing. Salamat naman dahil tinindigan niya ang paksang yan. Sa kanya galing yan. At ako'y taka kung bakit siya kumakain ng baboy. Ano, ganong ang tinindigan niyang paksa ngayon ay bawal pala ng demonyo. Oh, bawal pala, sa aral pala ng demonyo, bawal palang kumain ng baboy. Ay sadyang napakahusay din ang aral ng taong ito. Ano, ulitin ko ang tanong, sa lahat ng talata na ginamit mo, ha, ay wala kang nabasa na litra por litra, ayon sa iyo, diwa ang gagamitin. Aba, pagka diwa lang ang gagamitin, disgrasya tayo doon, kapatid. Wala pong ganang turo ang Biblia. Sabi ng apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa mga bagay na nasusulat. Wala pong sinabing matuto kayo sa diwa. Wala pong ganon. O, sa makatuwid, ayon sa lahat ng mga naging sagot, ang kinalabasan po rito, wala po siyang naitayo. Hindi po niya naitayo yan. Bagkos, tinulungan po niya, tinulungan pa po nung paksang pinili niya, yung stand ng SDA patungkol sa pagbabawal ng pagkain ng baboy o anumang bagay na karumaldumal. Suportado po ng demonyo yan ayon kay Pastor Pintes dahil wala raw utos ang demonyo na kainin ng baboy. Ay di lalo walang utos ang Diyos na kainin mo yan. Ayun yung hipuin, marumi na eh. Bawal na. Paano ka makakakain na isang bagay, malinis man yan o marumi, kung ang paghawak pa lamang pala ay bawal na. Sa makatuwid, ganun kahigpit yung utos sa bagong tipan sa panahon ng Kristiyano. Hipuin mo lamang ang bawal na. Paano mo kakainin yan? Oh, eh wala namang naipakita sa atin yung ating kausap na tagakabilang Ibayo na talata sa Katibayan ay nagpapatunay na may binanggit na baboy sa lahat ng talatang binanggit niya. Wala rin mababasa. Wala rin daw utos ang Diyos na kumain ng baboy. Wala rin daw utos ang demonyo. Wala rin daw aral ang demonyo na kumain ng baboy. Kundi ang aral ng Diyos at aral ng demonyo ay pagbabawal ng pagkain ng baboy. Tama yun, hindi kami tutol doon. Dahil wala naman talagang mababasa na ipinakakain po ang baboy. Okay, salamat po. Diyan po magtatapos. Okay, so mini-wave mo na yung natitirang 6 minutes mo, bro. Opo, opo, opo. Okay, so dadako tayo sa na po yan, pagtatanong. Napatunayan po. So, 10 minutes para sa pagtatanong ng ating affirmative. Bro, Pastor Ray, pasok. Okay, lilinawin natin ulit. Sangayon ka ba, bro, na sa 1 Timothy 4, 1-3, ay merong nabanggit dyan na aral, mga aral ng demonyo. Sangayon ka o hindi? Pakiulit po ng tanong, pakiulit. Sumangayon ka ba sa 1 Timothy 4:3 na may nabanggit ang Apostol Pablo na merong lilitaw sa huling mga araw, panahon, na may aral ng demonyo? Sangayon ka ba, yes or no? Sangayon po, dahil nakasulat. Okay. Ayon po siya nakasulat na sinabi ng Apostol Pablo, isinulat niya, ano-ano po ang aral ng demonyo doon sa talata? Partikular na dyan, Pastor, yung pagbabawal ng pagkain ng lamangkate at saka yung baboy, ano ho? Okay. So, ngayon, sang-ayon ka talaga na aral po ng demonyo nang huwag kumain ng lamangkate, kapartikular ang baboy na tema natin. Sang-ayon ka dyan, yes or no? Ikaw pa ang sumang-ayon dyan, Pastor, dahil yan po ang tinindigan mo sa paksa. Ayan po, mababasa naman.
Ikaw pa magpapatunay diyan at ikaw ang titindig. Ha? Okay, umayon lang ako sa iyo. Umayon. Umaayon lang po ako sa iyo, Pastor. Ikaw po ang nagpatunay niyan, hindi po ako. Next question. Okay. Alright. So ngayon ay noong sinang-ayunan mo na aral ng demonyo na huwag kumain ng baboy at yan po ang aral ng demonyo, kami na kumakain, kami ba ay sumusunod sa aral ng demonyo o lumalabag? Lumalabag po kayo kasi wala pong utos ang demonyo base sa iyong tinitindigang paksa, oh, na bawal nga po, wala sa aral ng demonyo na kumain kayo ng baboy. Kaya ultimong demonyo, nilalabag ninyo eh. Okay. Noon pong sinabi mo, kami po ay lumalabag talaga doon po sa aral ng demonyo na pagbabawal ng pagkain ng baboy. Ngayon, kayo ba mga SDA ay sang-ayon sa turo ng demonyo o lumalabag din kayo? Wala po sa stand ko yan, Pastor. Wala. O, pakisagot po kahit wala sa stand mo, rebuttals at Mr. Moderator. Ang sagot ko po dyan, time Pastor. Stop. Ikaw po ang kayo lang po ang sumasang-ayon sa aral ng demonyo. Okay, tinatawag yung ating moderator. Anong meron, Mr. Affirmative? Yes. Pakisagot po kasi, sabi niya, wala daw inilatag. Sa moderator kasi, Mr. Moderator, sa ating rules, sa rebuttal round, kahit hindi inilatag man o yes, hindi, yes. Maitanong yan. Okay, so ayon yan sa ating rule number 5 na binasa kanina at sinasang-ayunan ng dalawa. Sa rebuttal stage, pwede na itanong kahit ano, basta pasok sa topic. At ganito, Pastor Ray, pakiulit mo na yung tanong bro, tapos ipapasagot natin sa ating proceed. Okay, premise po natin, kami po ay kumakain ng baboy at aral ng demonyo pala ay huwag kumain. Kaya kami ay tagalabag doon. Ang tanong ko po, Mr. Moderator, kayo ba na hindi kumakain ng baboy at ang aral ng demonyo ay huwag kakain ng baboy o lamangkate, kayo ba ay tagasunod o tagalabag? Tagasunod po kami ng utos ng Diyos, Pastor. Tagasunod. Utos po ng Diyos ang sinusunod namin. Wala po kaming utos ng demonyo na sinusunod. Lahat po yan, utos ng Diyos. Okay. Sabi mo ulit, ay aral ng utos, aral ng demonyo na huwag kakain ng lamangkate, particular sa baboy, sa 1 Timothy 4:1-3. Sang-ayon ka ba dito sa mababasa, yes or no? Aral mo po yan, Pastor. Yan ay stand mo, ano? Ginamit mo yan. Ikaw po ang gumamit nan ng unang Timothy na yan, na aral ng demonyo, ang pagbabawal ng pagkain ng lamangkate, particular na yung baboy. Ano, aral mo po yan, hindi po aral ng SD yan. Ikaw po ang tumindig dyan. Yung po, okay, baulitin natin. Next ano? Question. 1 Timothy 4:1-3. 1 Timothy 4:1-3. Tanong, meron bang nakasulat na may mga aral ng demonyo sa huling panahon? Meron o wala? Meron po yan, Pastor, at dyan ka po naniwala, malamang. Okay, meron. Ngayon, kung meron mang mga aral ng demonyo dito sa talata, sinabi ba ng Apostol Pablo kung ano-ano yon? Yes or no? Sinabi po yan, Pastor. Sinabi po yan. Alright. Ngayon, ang sinasang-ayunan lang namin dyan sa paksa na yan, ang sinasang-ayunan lang namin dyan sa paksang itinindig mo, ay yung pagbabawal nga ng demonyo na kumain ng baboy. Dahil napatunayan ngayon, ayon sa tindig mo, ikaw po ang nagpatunay niyan, na wala palang utos ng yung ultimo pala pong demonyo. Next question, time's up. Ay wala pong aral na kumain ng baboy. Okay. Kung ngayon, meron palang aral ng demonyo doon na nakasulat ayon kay Apostol Pablo, pwede mo bang ibigay, o ito na lang, a form of a question, ano-ano yon? Batay po sa Timothy, 1 Timothy 4:1-3, ano-ano yon na mga aral ng demonyo na yaon? Ang aral po ng pagbabawal ng demonyo diyan ay yung pag-aasawa at di umano ay yung pagbabawal ng pagkain ng lamangkate, partikular na ang baboy. Ano ho? Ngayon, ang pinaniniwalaan lang namin sa paksang itinindig mo, Pastor, ay yung pagbabawal ng pagkain ng lamang baboy. Pero yung pag-aasawa at iba pang karne, yung lamangkate, kumakain din po ang isda niyan. Next ang question. Hindi lang po kinakain isda yung baboy. Okay. Ngayon, meron bang mga ibinawal na mga lamangkate ang SDA Church? Meron o wala?
Wala pong ipinagbabawal ang SDA, Pastor, eh. Nalamang kate, sapagkat ang paksa po dyan ay puro pagkain. Wala pong binanggit dyan na hindi pagkain. Ikaw lang po ang naglagay ng baboy sa paksa. Okay. Yung pasapot ko. Sa makatuwid, again, ang baboy ay hindi pagkain para sa'yo. Tama o mali? Base po yan sa aral ng demonyo, hindi po pagkain ng baboy, hindi po sa dyan pinakakain. Okay, so aral ng demonyo hindi pagkain ng baboy. Aral ba ng Diyos na ang baboy ay pagkain at aral din ng SDA na ang baboy ay hindi pagkain? Yes or no? Ang sagot po diyan, Pastor, ay ganito. Pakiulit po ng tanong. aral ba ng Diyos at ng SDA na ang baboy ay hindi pagkain? Yes or no? Yes. Yes, Pastor, ang sagot. Okay, so ang baboy ay hindi pagkain, aral ng Diyos, aral ng SDA. Tanong, nasa katinuan ba ang Diyos na bawal kainin ang hindi pagkain? Yung pong Diyos na nagbigay ng utos sa amin, 100% 0.599% po yun. Matino po yun. Ewan ko lang yung Diyos na nag-utos sa iyo. Yung po ang sagot ko. Okay, so ngayon, pagka ako po ay magsasabi sa iyo, na huwag mong kainin ang bato at bakal, nasa katinuan ba ako noon na nag-uutos na hindi kainin yung hindi pagkain? Yes or no? Ay pag ikaw pa ang mag-uutos, Pastor, na ipakakain mo sa akin yung bato at bakal, ay sasabihin ko po sa iyo ng diretsyo, yung sadya po, ikaw wala sa katinuan. Kasi hindi naman pagkain po ang bato at bakal. Eh ang hindi ko sinabing magpapakain, ang sabi ko, nasa katinuan ba ako kung sasabihin ko sa iyo, huwag kang kakain ng bakal at bato. Kaya nga po yes ang sagot. No? Kaya nga po ang sagot ko, Pastor. Oh, kaya nga po ang sagot ko, Pastor. Kung ikaw po ang magsuutos sa akin na kainin ko yung bakal at saka yung bato, ay ang sagot ko po, wala ka po sa katinuan. Again, ang tanong, nasa katinuan ba ako na mag-uutos sa iyo na huwag kainin ang bakal at bato? Nasa katinuan ba 'yon? Yes or no? No, wala ka po sa katinuan. Kasi pakain mo ba naman sa akin yung bato at bakal? Hindi naman pagkain yun. Yung pong sagot ko, Pastor. Okay. Ngayon, yaong SDA na hindi kumakain ng lamang kate, particular baboy, yan ba ay pagsunod sa aral ng demonyo o paglabag? Base po sa 1 Timothy 4:1-3. Ang pagsunod po namin ng hindi pagkain ng baboy ay so ayon po 'yan sa aral ng Diyos. Ayon po sa aral ng Diyos. 'Yun po ang akin tinitindigan, aral po ng Diyos. 'Yun po ang aral ba? Okay, I'm sorry. Aral ba ng demonyo sa 1 Timothy 4:1-3 na huwag kumain ng lamang kate, particular baboy po kasama dito? Aral ba ng demonyo, yes or no? Yes po 'yan dahil ikaw po ang nagpapatunay niyan ngayon. Ayon sa paksa, patutunayan mo na aral ng demonyo ang pagbabawal ng baboy. Ikaw po ang nagpatunay niyan. Sinang-ayunan lang po kita dyan. Yung po ang sagot ko. Okay. So ngayon, since aral ng demonyo ang wag kumain ng baboy, kasama sa lamang kate, so baboy ang paksa, wag kumain ng baboy, aral ng demonyo, kayo ba ay hindi kumakain ng baboy din? Yes or no? Hindi po kami kumakain ng baboy, Pastor, dahil sumusunod po kami sa utos ng Diyos. Okay. So sa makatuwid, dahil may aral ang demonyo, huwag kumain ng baboy, kayo taga hindi din kumakain ng baboy, sa makatuwid, aaminin mo ba na kayo po ay tagasunod sa aral ng demonyo? Ang inaamin ko po, Pastor, sumusunod kami sa utos ng Diyos. Ikaw po ang umamin na sumunod ka sa utos, ikaw po ang umaamin patungkol dyan sa aral ng demonyo, sapagkat iyan po ang pinili mong paksa na titindigan ngayon na patutunayan mo na aral ng demonyo ang pagbabawal ng pag-aasawa, pagkain ng lamang kate at baboy. Yun po ang sagot. Okay, so ngayon, kami na kumakain ng baboy pero sabi ng demonyo, aral ng demonyo, huwag kumakain. Kami ba'y tagasunod or tagalabag? Malinaw po. Ng demonyo? Malinaw po yan, Pastor. Malinaw po yan, Pastor, na pagdating dun sa point ng baboy, kasi wala namang baboy dyan eh, ikaw lang nagdagdag. Ay wala, inamin mo naman kanina. Time na. Wala, na
Okay, salamat. Okay, so dyan natatapos ang ating second stage ng debate, which is rebuttal, at dadako tayo sa ating conclusion. At bago yan, syempre basa muna tayo ng mga kakunting comments. At dito tayo sa gitna, sabi ni Jeramil R. Amalon, ha ha ha, yan, tumatawa lang siya. Sabi ni Bro Ermar Tidong, ayan na, wendang na. Sabi ni Mac Tibor Fuentes, focus ka sa aral ng demonyo, stand mo yan. Ayan. Sabi ni Jemmy Pahanel, walang baboy, ikaw lang ang nagsasabi na aral ang demonyo ang huwag kumain ng baboy. Sabi ni Derek Vega, ito po ang sagot, Pastor. Pakiulit na ang tanong. Pakiulit nga ang tanong. Okay? Sabi din ni Junjun Balasta, common sense po ang bakal at bato ay hindi naman talaga tinuturing na pagkain ang baboy, kasi may mga taong tinuturing itong pagkain. Kaya nasa katinuan ng Diyos. Si Fuentes, mali ang analogy. Sabi ni Cornelio Berhanyo, aral ng Diyos na huwag kumain ng baboy. Okay, so dako tayo sa ating conclusion, 5 minutes na conclusion. At syempre, ayon sa kaugalian ng Debaters Convention, mauna ang ating negative dito sa iyong final conclusion. Bro Marjun, 5 minutes para sa iyo, bro. Final conclusion, time start now. Okay, unahin muna kitang pasalamatan, bro Rasya, no? Maraming maraming salamat sa iyo, dahil isa ka sa naging kasangkapan para sa paksang ito na maihayag sa buong mundo kung saan man ang aabot ng ating programa, ano po? Programa ng DIBCON na pinangangasiwaan mo, pinasasalamatan kita ng taos puso. Talagang napakasaya sapagkat napatunayan dito na ihayag na ultimo pa lang ang demonyo ay hindi po ipinahihintulot, o wala pong aral ang demonyo na kainin po ang baboy. Oh. Kaya nga nakapagtataka sa panahong Kristiyano kung bakit maraming nagsisipagkain ng laman ng baboy, samantalang ultimo pa lang demonyo ay walang aral na kainin yan, ayon sa paksang tinindigan ng aking kausap ngayon na si Pastor Rayan. At salamat naman sa paksang pinili mo, Pastor Rayan, sapagkat ikaw ang dagtindig ng bandira ng Seventh-day Adventist sa paksang yan, sapagkat stand po namin na kahit kailan hindi po kami kakain ng baboy, sapagkat turo po ng Diyos yan. Ngayon, sinuportahan mo lamang sa iyong paksang pinili at sa iyong mga sinabi na talagang itinindig mo yung pagbabawal tungkol sa pagkain ng baboy. So ibig sabihin, blanco po talaga ang usaping iyan tungkol sa pagkain ng baboy. Kaya mali po ang kumakain ng baboy dyan. Kaya ang mga ginagamit na talata, no, ng affirmative ay walang mababasang litra por litra na pinapakain ng Diyos ang baboy. Kung ganun, ang tanging kapit lamang ng affirmative ay ang mga talata na mali naman ang kanyang unawa. Sang-ayon naman siya na iniutos ng Diyos ang hindi pagkain ng baboy sa lumang tipan. Bakit nga ba nagbabawal ang Diyos na ipakain ng baboy at marumi, dahil alam niya na nakakainin ng ito ng tao? Bagaman bawal, may kumakain sa dya. Tama naman na every creature is good ayon sa kanilang purpose, pero hindi lahat ng nakakain, pero hindi lahat po ay pagkain. Dahil kung ganon, bakit mayroon pang mga nakakalaso ng mga hayop, ganon din sa mga halaman? Kaya dyan pa lang sa paksang yan, hindi po kumu all things, titirahin mo ng titirahin, kaya naman ka na, mag-isip ka rin. Hindi po lahat ng hayop makakain, ganon din sa halaman. Sa panahon ni Noe, nagbigay ng utos ang Diyos, klaro, inihiwalay muna yung malinis at marumi. Anong sabi? Sa lahat ika ng nabubuhay na nagagalaw, sa lahat ika ng nabubuhay at gumagalaw sa ibabaw ng lupa ay makakain ninyo, gaya. O, pansinin natin yung salita, gaya ng lahat ng sariwang pananim na ipinagkaloob ko sa inyo. Kung inihayin tulad ng Diyos ang pagkain ng laman ng pagkain ng karne sa halaman, ay gamitan mo naman ng kaunting pag-iisip na yung halaman, hindi kumuha halaman, kakainin mo lahat. Pag nadali mo lason, pinis ka. Oh, sa lahat po na nakikinig, tandaan niyo po yan. Hindi kumu lahat, ay titirahin mo ng titirahin dahil kumu nakakain. Abay, may disgrasya. Kawawa ang mga pamilya ninyo kung gano'n. Ano po? Oh.
Bakit bakit nga ba nagbabawal ang Diyos na ipakain ng baboy at marurumi? Dahil alam niya, oh, nakakainin dito ng tao. Tama naman na every creature ay mabuti ayon sa kanilang purpose, pero hindi lahat nakakain. Dahil kung ganon, bakit mayroon pa mga nakalalaso, mga hayop? Ganon ba? Ganon ba ang tingin natin sa Diyos na ipakakain niya lahat ng kahit ang nakalalaso dahil lilinis na ito, oh, ng ating tiyan? Ayun, tiyan po ang naglinis. Hindi napatunayan ni Pastor na si Kristo ang naglinis. Tiyan pala ang naglinis. Inamin po niya yan. Kaya yung Marcos, siya usapin niya sa books of Marcos na di umano si Kristo ang naglinis. Natunayan ngayon ni Pastor Puentes na tiyan pala ang naglinis. Dahil walang nabasa na sinabi ni Kristo na ako ang naglinis, nililinis ko. At ayan, yung paksa natin, ano, sinangayunan niya ng affirmative. Bula pusang na itong baron. Katunayan, durog na durog, parang pamintang inabot sa makatulid. Tiyan na pala ang naglilinis at hindi ang Diyos. Kung ganon, malinaw na hindi nilinis ng Diyos ang lahat ng hayop. O, ang baboy at tiyan. Ayon, hindi po nilinis ng ng Diyos ang baboy. Ano mang pagkain, ano mang marumi o karumaldumal, wala pong mababasa sa Biblia na linis po yan ng Diyos. Ayon kay Pastor Puentes, dahil sabi niya, yung ginamit ni Marcos, tiyan po pala naglilinis Diyon. Salamat po. Okay, so dyan natatapos ang final conclusion ng ating negative. Brother Marjon ng SDA, at dadako tayo sa ating last part. Final conclusion ng ating affirmative. Pastor Ray, 5 minutes ulit sa'yo, bro. Your time start now. Okay, maraming salamat. So ngayon mga kapatid, ay unang-una siya po ay sumang-ayon talaga sa tema. So wala na kaming ano diyan, dapat na pagdidebatehan kung ganoon. So sumang-ayon siya sa akin. Ngayon po ay malinaw po. Yes, gagamitan natin ng konting pag-iisip mga kapatid. Na ang sabi po ay hindi talaga pagkain yaong baboy daw sabi niya. Kaya nga wala sa katinuan ang Diyos na magbabawal kainin ang hindi naman pagkain. Katulad lang ng pagsasabing, bawal mong kainin ang bakal at bato. O di, bakit ibabawal mo pa? Hindi naman yan pagkain. Kahit hindi mo sabihing bawal, hindi ko talaga yan kainin kasi hindi pagkain. Ganon dapat mag-iisip ang isang nag-iisip na SDA. No? Kasi nga, kung hindi yan pagkain, eh bakit yan ibinawal na kainin? E di, ibig sabihin, kinakain yan ng iba. At again, sa panahon po ng Panginoong Hesukristo, meron pong nag-aalaga ng mga baboy. Para saan yan, mga SDA? Para display? O ano ba, para ano yan? Para racing? Ha? Nag-aalaga sila, nagpapakain. Para saan, SDA? O di, ibig sabihin, pagkain talaga ang baboy sa mga hintil, pero marumi na pagkain sa mga Hudyo. Ngayon, sa mga panahong Kristiyano, ano po yon? Ang sabi po dito na sinang-ayunan niya talaga na ang demonyo pala ay merong aral. At siya pa po ang nagsagot, pag-aasawa, pagkain ng lamang kate. Kasi po, hindi lang po baboy. Ang mga sulat ni Mrs. White ay talagang lamang kate, marami. So sila po ang pinatutungkulan dito. Ang sabi niya kanina, yun bang demonyo nang aaral ng huwag kainin ang baboy? Sabi niya, oo, ayon sa tindig mo. O ayon sa talata na yan. So ngayon, kami kumakain ba? Hindi kayo kumakain, so kami ay tagalabag. Ngayon, kayo na hindi kumakain at ang aral ng demonyo ay huwag kainin ang baboy, edi kayo ay tagasunod. At hindi mo yan masagot talaga kasi po tagasunod po kayo. Sasabihin mo, tagasunod kami sa aral ng Diyos. Ang aral po ng Diyos na huwag kainin ang baboy sa mga Hudyo yon, huwag mong ipasok sarili mo doon. Ang aral po ng mga apostol, ang sabi po ng Apostol Pablo, merong kumakain ng all things. Ang sabi po niya, whatsoever is sold in the shambles meat market, kainin ninyo. Ang sabi po niya sa 27, whatsoever is set among you, kung ikaw ay imbitado sa iimbitahan ng hindi sumasampalataya, kanin ninyo. Yun ang kanyang utos. At sabi po yan ng Apostol Pablo, utos ng Diyos yan sa pamamagitan ng mga apostol sa mga Kristiyano, kumain kayo. Bakit mo hahanapin ang baboy sa all things, whatsoever is sold, whatsoever is set, every creature? Bakit maghahanap ka ng iisang word na baboy dyan? Ha?
Napakadaling isipin mga kapatid. Isasabihin mo, eh bakit meron namang lason? Eh ang baboy ba lason? Hindi. Hindi yan lason. No? Kaya kung may lason man, eh bakit mo kakainin? Yun ang hindi pagkain. O di ang ibig sabihin pala ng whatsoever is sold, basta baboy, eh hindi naman yan makalalason, eh kakainin mo. Simple. No, mga kapatid. Kaya ngayon, ang tagasunod po ng aral ng demonyo na inamin niya ay SDA. At alaman po natin na ang talatang ito, akala niya na sumasang-ayon daw ang demonyo dito sa 1 Timothy chapter 4. Ito nga ay sa mga huling panahon, ang pagtatalikod po ito ng pananampalataya. O edi kung kayo yan, edi tumatalikod kayo sa pananampalataya at inaamin mo yan. Nasa tanang sa lahat po ng nakikinig ngayon, no, binabagsak mo po ang aral ng SDA talaga sa debating ito. At napatunayan po natin na hindi po totoo ang aral ng SDA regarding this, and that is aral ng demonyo, sinusunod nila. Pero ang aral po ng Apostol Pablo galing sa Diyos, Panginoong Hesukristo, whatsoever is sold, whatsoever is set, every creature and nothing to be refused. Kasama ba dito baboy? Kasama. Kasama ba dito lason? Hindi. Kasi po lason. O bakit kakainin mo yan kung meron kang isip? Eh ang baboy lason? Hindi lason ang baboy. Masarap ang baboy, Brother Noel. At mas mabuti pa si Brother Ali. No, bakit kayo nasa Old Testament? Eh Islam nga ito, pero alam niya na nasa New Testament na tayo. Eh hindi nga ito kumakain ng baboy eh. Pero mas alam pa niya yung paano gamitin ng Biblia. Nasa New Testament na tayo ngayon. O di wag mong gamitin ng Old Testament. Ngayon, New Testament, whatsoever is sold, whatsoever is set, every creature is good and nothing to be refused if it be received with thanksgiving, for it is sanctified by the word of God and prayer. Kaya, aral po ng demonyo talaga ang sinusunod ng SDA. Okay, maraming salamat. Diyan natatapos ang debate natin ngayon. Napakaganda. At susunod na yan, ipapakita natin sa audience kung sino yung nanalo sa ating paraffle mamaya. At bago yan, syempre, bigyan ko muna nagtig 1 minute na pasasalamat sa lahat ng mga nanonood, makakapanood pa nito. At kung meron kayong mga programa sa inyong mga kinaaniban, pwede nyong ibigay dito. So unahin ko na si Pastor Ray. This is not rebuttal. Please, don't speak sa debate. Sige, proceed. Yes, bro. Marjon Reyes ang nandito. So, maraming salamat sa iyong pagharap at sa pag-unlock at Maginoong usapin, kasi nga meron tayong rules dito, napakaganda. At maraming salamat Bro Russia sa DevCon, sa lahat po ng admins at sa bumubuo ng DevCon. Maraming salamat sa mga nandito, mga isa-isa ko, Brother Ali, Shirley, Rene, Brother Noel, my friend Hanis, and then Pastor Eric, Steven Jones, kaibigan ko, Banga, Simplicio, Brother Raymar, Hiron, at maraming salamat sa mga nakikinig dyan, Brother Erwin, Brother Herman, Brother Derek, mga nanonood dyan sa live, nagko-comment, sila Brother Jeremy Lamlon, sino pa, sila Dino Diaz, maraming salamat, at my friend James Santiago, nanonood din dyan. So maraming salamat mga kababayang HDA po, we are praying for you, we love you, ang aming pag-uusap ngayon ay aral lamang, at si Brother, he needs to stand sa kanyang stand. Pero wala po itong personalan, aral lang po ito at nawa po ay may natutunan po kayo ngayong gabi. Continue to support my channel, R.A. Fuentes Apologetics. Ma-upload po ito by the admin, pahintulot ng admin sa DevCon. And then also on my page, R.A. Fuentes Apologetics page. Maraming salamat, good night po sa lahat. Ayun, R.A. Fuentes Apologetics, supportahan niyo daw. At syempre, hindi natin makakalimutan, Brother Marjon, pasalamat ka sa mga nanonood bro, hindi ito rebuttal, so bigay ka ng pasasalamat tsaka yung mga programa kung meron. So bro. Okay, unahin na kita bro Ross, no? Talagang maraming salamat sa iyo. Ay, t-shirt natin ha, joke lang. Pinasasalamatan ko rin si Pastor R.A. Fuentes. Bro, thank you bro, Pastor. Maraming salamat. At nabigyan tayo ng pagkakataon na mapag-aralan yung ating gaya nga ng aking sinabi sa iyo sa palitan natin ng comment, sadyang ako po ay bukal sa loob ko yung ano ko na gusto kita maging tunay na kaibigan. Ano po? At kita accept mo na lang. Bahala ka na, Pastor. Salamat, Pastor. At napakahusay mo rin kausap. Ano po? Pinasasalamatan ko rin yung aking mga supporters. Kate Hopin,
Mara Tolentino, Arcel Diractos, Sir James, pa, yung Mindoro Brothers, Jimmy Pahanel, at saka po si ano si Sis Nadim, at saka po si ano si Gabriela Quezon, at saka po si Josma Mayamor. Na yan po ang dalawang yan na binanggit ko nung huli, sila po ay mga Baptist. Baptist po yan, kaibigan ko po yan, mababait po ang mga batang yan, ano. Sa lahat po ng mga sumubaybay, nakinig sa pag-uusap namin ni Pastor, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Ang tagumpay po natin ay ano, hindi sa ating sarili, kundi tagumpay po yan sa aral. At yan po'y ating iniaalay sa Panginoong May Kapal, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ano po, kanya po lahat ang biyaang karangalan at saka ang kasiyahan. Ano po. Ayan po, maraming maraming salamat po sa mga sumubaybay at nanood sa programa ng Debaters Convention ni Brother Ras. Atin pong suportahan ang programang ito. Maraming maraming salamat po. At magandang gabi po sa lahat. Okay, at meron ba kayong ano bro, programa sa SDA? Baka meron silang gustong, baka gusto nilang ano, magtanong? Atin lang po. Okay. Suportahan po natin yung kay bro, ano? Ay bro Camacho at saka po yung ating kapitulo bersikulo at saka po yung ating PNM. Diyan po lagi tayo sumuporta at sumubaybay upang magkaroon tayo ng kaalaman sa ating sarili. Ano ho? Patuloy po tayo sumubaybay at sumuporta diyan. Maraming maraming salamat po. Ayan, so yung pag-aralan natin at ayan at saka yung kapitulo bersikulo. Kapitulo bersikulo. Ayan. At nagpapasalamat din ang Debaters Convention sa lahat ng dumalo live dito. Hindi live actually. Participant, room participant. Nandiyan si Bro Ali ng Islam, isang ustad, si Shirley ng MCGI, si Bro Rene, si Heron ng Freelancer, si Bro Noel ng Catholic, si Honey, si Pastor Eric ng End Time, si Steve Jones ng SDA, si Simplicio ng JW, si Bangga Ka, at saka si Raymar ng Freelancer. At sino pa ba yung nandito? Okay. At Debaters Convention, gusto lang ma-promote ng ating YouTube channel. Ang lahat ng debate na mangyayari dito, lalo na ito, i-upload ko doon sa ating YouTube channel para masubaybayan ninyo. Ayan. At ito na ang ating parahon. Ipa-flash natin sa screen. Wait lang. Yung ating... Okay. Ayan. So, meron tayong get comments muna. Naka-filter yan sa isang duplicate user. Ayan. At meron tayong 112 na user. Facebook user. At ipaparaffle natin kung sino yung nanalo. Ayan. Magsa-start na siya. Okay, ang nanalo po ay si Matt Leven, Laurela Moriano. Ayan, ipopost ko lang sa ating, congrats pala kay Lat Leven, Laurela. Baka umalis. Mariano. Hindi ba umalis? Nandyan ba? Nandyan yan, mag-PPM yan. So congrats kay Matt Leven, Laurela Moriano. Mag-PPM ako sa iyo bro, or... sister, ayan, kung sino ka man, at ibigay nyo mo yung details sa akin, ayan, at ipapadala namin ang aming Debaters Convention t-shirt gaya ng nakikita nyo sa ating screen, at ayun, this is Admin Russia Debaters Convention, we're out. Mine.
bata na ayaw mo nang magwakas. Handa ka na bang lakasin ang buong katotohanan at sumama sa paulit-ulit na kamalian? Ang katunayan ay nasa iyong harapan. Itatanggi mo pa ba ang realita? Pumasok sa makikitang kung sa laman ay kakasya. Pag ikaw ay sumama sa karamihan, diyak ikaw ay mali. Maliligang din naman sa karamihan, ikaw ay maliligaw. Hey! Yayanig sa depo, yanigin na pinagulong mundo. Ang patunay mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa depo. Pipilitin na mag-saksi. Kulang-kulang din naman ang inyong aral at magkakatoks-katoks ka pa sa liglong iba. Sana ka naman sa dalindaan pakasabitong araw kapag tinggal ang lisip hanggang huli. Oras, araw, at panahon at totohan at to'y kairan. Huwag ka sana maliligaw lipon ikaw ay sila muli. Yayanig sa depo, yanigin natin ang buong mundo. Patunay mo ang iyong tindigan, ikaw ang inig sa depo. Yayanig sa depo, labanan na, banal ang kasulatan. Kapayapan, magkakamit na, tunay na unawa. Pwede naman sa uri ng pagsusuri ng katotohanan. Reduksyon, kailanman ito hindi naging uri ng argumento. Wala ang walang bagay na pinagabalahan. Recon, alabihin natin ang tunay na kahulugan. Recon, lugar na malisik ng kasagutan. Nahagilang nagtatanggol, may pinaglalaban. Dito, lamang iyan. Yayanig sa depo, yanigin natin ang buong mundo. Patunay mo ang iyong tindi. Wala